Hello mga kabanger, si Kabanong Kule para na naman sa isang napakagandang kwento. May isang baryo-baryuhan ang madalas na salakayin ng mga kakaibang uri ng aswang, ang mga aswang de anino. Ang mga ito ay hindi nakikita at tanging anino lang nila ang palatandaan ng kanilang presensya. Takot silang malantad ang kanilang anino sa liwanag. Ang uling kabakungan na may mutya ay napatay din ng mga aswang na yon. Kaya naman patuloy na sumasalakay ang mga aswang at talaga namang naging kaawa-awa ang mga tao. Pero may bagong mutyang lumitaw. Ang mutya ng bulaklak ng tanglad. Ang batang si Rako ang nakakuha nito. Well, mahirap kalabanin ng mga aswang di anino. Papaano kaya matatalo ng isang 8 taong gulang na bata? Sapat kaya ang kapangyarihang taglay ng mutya na nakuha niya? Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe ha? At siyempre, pindutin na rin natin ang bell icon para nanonotify kayo pag may mga bago tayo mga uploads. At pindutin niyo na rin yung like button pag nagustuhan niyo po yung ating kwento ngayong araw na ito. At huwag rin pong kakalimutan mag-comment ha? Alam niyo po, lagi po ako nagbabasa ng mga comments po ninyo. Kaya napaka-importante para sa akin na kayo po ay mag-comment, mag-like at lalong-lalo na kung isi-share niyo po ang kwento natin para po, sabi nga nila, marami tayong mayanggaw. At syempre, pagka tayo ay umabot po ng 400,000 subscribers, tayo po ay magkakaroon ng special na syempre video na storytelling na makikita niyo po kung paano po ako magkwento at paano po ako magpalit-palit ng iba't ibang boses sa ating mga dramatization. Gusto niyo ba yon? Kaya sana po, huwag niyo po kakalimutan sa mga hindi pa nagsusubscribe ha, magpindot na po ng subscribe button, i-share po natin, at mag-like sa mga videos and comment. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang mga kwento ni Kabanong. Maulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat ng gabing yon sa munting baryo-baryuhan ng kabakungan na parte ng mas malawak na baryo ng Bicos sa munisipalidad ng Rizal sa probinsya ng Nueva Ecija. Medyo liblib ang lugar na ito na halos napapalibutan ng malalawak na mga kabukiran. Kaunti lang ang may bahay at mga naninirahan dito. Sa gabi, ang mga bahay dito ay halos matadtad na mga ilaw. Ang dahilan, panaka-naka kasi silang sinasalakay ng kakaibang uri ng aswang. Mga aswang na nagiging invisible sa gabi at malalaman mo lang na gumagala sila sa paligid sa pamamagitan ng kanilang mga aninong hubog pa lang ay nakakatakot na. Kilala sila sa tawag na aswang de anino. Sa isang munting kubo roon, nakatira ang maglolong sina Lolo Ipeng at ang apo nitong 8 anyos pa lang na si Rako. Si Lolo Ipeng ay 60 anyos na, ngunit malakas pa rin at parang 40 anyos pa lamang. Isa siyang kilalang albularyo sa kanilang baryo-baryuhan. Rako, apa, tulungan mo akong takpan ng mga boteng butas ang ilaw natin. Mahirap na kapag namatay ang mga ilaw. Lumalakas ang bugso ng hangin. Oh. Baka mapasok tayo rito ng mga aswang di adino at hindi natin makita ang kanilang mga adina. Opo, Lolo. Nandiyan na po. Iniwanan saglit ni Rako ang paglalaro niya ng mga anino ng kanyang mga kamay sa dingding na sawali. Tuloy, isarabon na rin ang tuluyan niyang bintanang pinagsisilipan natin. Tumitindi na kasi ang pagguhit ng mga kidlat. Maya-maya, magsasaboy ako ng suka at mga butil ng bigas. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga kidlat sa labas . Parang, ha? Saglit na natigilan si Lolo Ipeng. May inaalala sa isip. Parang ano po, Lolo? Parang natauhan naman si Lolo Ipeng. Para kasing katulad lang ito na nangyari dati sa itay mo, apo. Ganitong-ganito rin ang panahon. Maulan na makulog at makidlat. At ganitong-ganito rin ang nararamdaman ko. Ano po bang nangyari dati kay itay, Lolo? Saka ano po ba yung nararamdaman nyo kasi? Natigilan na naman si Lolo Ipeng. Tinatantya niya kung ikukwento ba sa apo ang nakaraan o hindi. Pero bandang huli
ay naipasya pa rin niyang ikwento sa apo para may alam din ito kahit na papano. Ay sige, ikukwento ko siya. Pero tapusin muna natin itong pagtatakip ng bote sa mga ilaw. Yung bintana, medyo nakabukas pa . Matapos nga nilang matakpan ng harang na bote ang bawat ilaw na digas at tuluyang maisara ang bintana, ay pumesto na ang maglolo sa lapag ng kubo na gawa sa patpat na kawayan. Parehong nakakrus ang kanilang mga paa sa pagkakaupo. Lo, magkwento ka na ha? Ano na nangyari dati kay Itay na ganito rin ni Kanyo yung panahon? Ganito kasi apo. Minsan eh, kumidlat ng napakalakas sa may taniman natin ng gulay sa likod. Pagkatapos eh, may napansin ng Itay mo na isang bagay na umiinaw sa may taniman na tinamaan ng kidlat. Dali-dali niya yung pinuntahan noon kahit umaambon. Nakapulot siya roon ng kakaibang bato. Kumikislap yun at hugis perlas. Isa yung mutya. Mutya nang hindi namin natukoy kung aling halaman. Basta, tinawag na lang namin yung mutya ng kidlat. Mutya? Ano po ba yung mutya? Ang mutya, apo, ay karaniwan ng isang makapangyarihang bato na mula sa kalikasan. Pero kung minsan kahit anong bagay ito na napasukan ng kapangyarihan o enerhiya ng kalikasan, tulad ng kidlat at iba pang elemento ng langit, ng lupa, ng hangin o ng tubig. Wow! Parang ang astig naman po yatang magkaroon na mutya, Lolo. Biruin nyo, para kayong magiging superhero na may magagamit na kapangyarihan. Oo, tama po. Pero hindi basta-basta ang pagtataglay ng mutya at hindi rin to basta-basta lumilitaw na lang kung saan-saan. O, ano pong ibig niyo pong sabihin na hindi basta-basta? Kasi apo, ang mutya ay nabubuo dahil sa kakaibang enerhiyang naiipon sa ibabaw ng mundo. Ang mga enerhiyang ito, kapag nagsama-sama, ay nagiging isa na siyang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga mutya. Ang paglitaw nila ay hudyat na may kakontra itong enerhiya na kailangang talunin. Dahil kung hindi, masisira ang balansya ng mundo. Ay, ganyan po ba? Paano po kapag napulot nyo sila? Kapag napulot mo sila, isa lang ang ibig sabihin nun. Ikaw ang nakatakdang gumamit nito at magpalabas ng mga kapangyarihan nito laban sa kakontra nitong enerhiya o puwersa. Saka, hindi basta-basta kung sino lang ang pinipili ng mga itong pagpakitaan. Nararamdaman din nila ang enerhiya ng taong mas makapagbibigay ng hustisya sa kanilang layunin kung bakit sila nabuo o lumitaw. Habang nagkukwento si Lolo Iping, ay napapanganga na lang si Rako dahil sa pagkamangha sa mga bagong bagay na nalalaman. Lolo, si Itay po nung nakapulot ng mutya, ibig sabihin, pinili din po siya ng mutya kaya siya po ang nakapulot? Oo, apo. Naging makapangyarihan ang Itay mo dahil sa napulot niyang mutya ng kidlat. Kung natatandaan mo siya ang dahilan kung bakit naging bihira noon ang pagsalakay ng mga aswang de Anino dito sa baryo-baryuhan natin. Siya rin ang nagturo sa mga tao rito sa atin kung paano itataboy ang mga aswang. Yun nga, sa pamamagitan ng liwanag sa gabi. Naging sunod-sunod ang pagtango ni Rako sa kanyang nalaman. Pero marami pa rin siyang gustong itanong. Lo, paano po pala natalo ni Itay ang mga aswang de Anino? Yun ang hindi pa natin alam hanggang ngayon na po. Bigla na lang din kasi siyang nawala at natagpuan na lang namin ang kanyang duguang damit sa labas nitong kubo natin isang araw. Nasa sinapupunan ka palang kasi noon ng inay mo, kaya wala ka rin alam. Ang ipinagpalagay namin ay nalapa siya ng mga aswang de Anino. Pati yung mutyang bato niya ay nawala na rin. Magmula rin noon lumakas na naman ang loob ng mga aswang na sumalakay dito sa atin dahil wala nang malakas na kukontra sa kanila. Hindi na nga lang ganun kadalas dahil alam na natin kung paano sila itataboy gamit ang liwanag ng mga ilaw sa gabi. Ganun po pala?
E di, paano po kapag wala na po ulit yung mutyang lumilitaw? Naku, baka po isang araw na lang eh, lalo pa pong maging mababangis at dadami ang mga aswang dianino. Baka po pati pagkatakot nila sa liwanag, magawa na rin po nila ng paraan. Ay, kaya nga apo. Kaya ganun na lang ang hiling ko ngayon na sana eh may mutya ulit na lilitaw ngayon dahil ganun na naman ang nararamdaman ko tulad noon bago makakita ng mutya ang itay mo. Walang ano-ano, pagkatapos ang bitin ni Lolo Ipeng ang huli niyang salita, ay saka naman kumidlat ng napakalakas sa labas mismo na kanilang kubo. Dinig na dinig pa nila ang malakas na pagguhit nito. Kasunod pa nooy narinig nila ang pag-atungal ng ilang aswang dianino na gumagala sa labas. Parang nagpulasa ng mga ito sa takot. Pagkaraan ay siya namang malakas na pagdagungdong ng kulog. Ay, Diyos ko po, napakalakas na mga kidlat nun. Eh, diyan ka lang po ha. Humiga ka lang muna sa lapag, dali. Kukuha lang ako madali ng sukat, butil ng bigas. Pangontra natin para hindi tayo tamaan ng kidlat. Ngunit pagkaalis pa lamang ni Lolo Ipeng, sa may siwang ng bintanang hindi na isarang maiga ni Rako, ay may napansin siyang kakaiba sa labas. May kung anong kumikislap sa mga tanim nila roon, lalo na sa tanim nila ng mga tanglad. Nakuryoso si Rako at parang nahihipnotismo siyang walang anumang tumayo at pinuntahan ito. Hindi na niya alintana ang malakas na ulan o kahit ang baka muling pagguhit ng kidlat. Ni hindi na rin niya inalala na baka salakayin siya ng mga aswang dianino na patago-tago sa madidilim na banda ng paligid. Ang mahalaga sa kanya ng sandaling yun ay ang malaman kung ano ang kumikinang na bagay sa may mga tanim ng tanglad. Nagulat na lang si Lolo Ipeng nang pagbalik niya sa pinag-iwanan niya kay Rako ay wala na ang apo. Eh, nasa na nga po ka? Likat na batang iyon. Tinigay na kaya ng aswang ni Anino? Hindi maaari. Nang paglinga ni Lolo Ipeng, ay napansin niyang nakabukas ang pinto ng kanilang kubo. At sa panakanak ang pagsaboy ng liwanag ng panakanak aring mga sunod-sunod na maliliit na kidlat, ay namataan niya ang naglalakad sa labas ang kanyang apo at patungo ito sa mga tanim nilang tanglad. Hindi niya napansin ang kumikinang na bagay pagkat natabingan ito ni Rako. Diyos ko po, anong nakain ang batang yun at kay tapang na lumabas? Diyos ke, baka dagitin siya ng mga aswang! Natatarantang humagilap ng kapote si Lolo Ipeng. Isa para sa kanya at isa para kay Rako kapag naabutan niya. Hindi rin niya siyempre kinalimutang hablutin sa may dingding ang nakasabit na buntot pagi bilang panlaban sa pagsalakay ng mga aswang sa kanila kung sakali. Pagkaraan ay halos takboy na niyang sinundan si Rako. Ako! Delikado tayo rito sa labas! Lolo! Tingnan niyo oh! Kumikinang ang mga bulaklak ng tanim nating tanglad! Talaga po bang ganyan sila sa gabi? Nanlaki ang kahit may pagkasingkit na mga mata ni Lolo Ipeng sa bagay na tinuturo ni Rako. Namilog pati ang kanyang nakakulubot na mga labi. Ito ah! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bulaklak ng tanlad na kumikinang na parang alitap-tap. Hindi kaya! Sinubukang salatin ni Lolo Ipeng ang makinang ng mga bulaklak ng tanglad. Pero sa kasamaang palad ay nakaramdam siya ng pagkapaso dahilan para mabilis niyang bawiin ang kanyang kamay. Aray ko naman! Napakainit pala! Eh, palagay ko ay tinamaan niya ng kidlat na po. Pero bakit kaya wala ring usok? Baka isayang mutya! Si Rako naman ang pinanlakihan ng mga mata sa sinambit ni Lolo Ipeng. Nakaramdam siya ng kakaibang excitement. Ay, oo nga Lolo, baka nga po isayang mutya! Wala sa isip na biglang sinalat ni Rako ang kumikislap na bulaklak ng tanglad at sa pagtataka ni Lolo Ipeng ay ni hindi napaso si Rako. Hindi ka napapaso, apo. Aha! Mutya nga yung panigurado. At mukhang ikaw ang nakatadhana para riyan, apo. Alertong lumingalinga sa paligid si Lolo Ipeng.
At tulad ng kanyang inaasahan, ay napansin na nga niyang nagsisimula ng maglapitan sa kinaroroonan nila ang mga anino na mga aswang di anino. Unti-unti na rin lumalakas ang kanilang sabayang pag-atungal, tanda na hindi nila nagugustuhan ang nangyayari. Nanginginig ang mga tuhod, pati ang boses na muling binalingan ni Lolo Ipeng si Rako. Magmadali ka, Rako, apa! Nariyan na mga aswang di anino sa paligid! Bitasin mong mabilis sa mga bulaklak na yan na mga kumikinang! Ibulsa mo na dali! Napalinga-linga rin saglit sa paligid si Rako. Nang mapansin niyang papalapit na nga sa kanila ang mga anino na mga aswang, ay nataranta na siya. Mabilis niyang sinunod ang utos ng kanyang lolo. Si Lolo Ipeng naman ay inihanda na niya ang hawak niyang buntot pagi matapos niyang maitalakbong kay Rako ang dala niyang isa pang kapote. Tuloy pa rin ang pagsaboy ng liwanag ng panakanakang maliliit na mga pagkidlat, kasabay ng patuloy na paglapit ng mga anino ng mga aswang. Talagang nakakapanindig ng mga balahibo ang paraan ng kanilang pagsingasing at pag-atungal. Saktong pagkabulsa lahat ni Rako ng kumikinang ng mga bulaklak ng tanglad, ay tuluyan ang nakalapit sa kanila ang mga anino ng mga aswang. Lumito ka sa likod ko, apa, at pag-ahatawin ko ang mga hilayupak ng mga aswang na yan. Hindi pwedeng maabot ang kanila at sirain ang mutsang nakita natin. Ang sumunod ay isa-isa nangang sumalakay ang mga aswang kina Lolo Ipeng at Rako. Kahit hindi tansyado ni Lolo Ipeng ang paghataw ng kanyang buntot pagi dahil hindi niya aktwal na nakikita ang mga aswang, ay sige lang siya. Bawat matamaan niya ay napapaaringking at malakas na napapaatungal. Hanggang sa di inaasahan, may isang aswang na nakaiwas at malakas na nakalmot ang kamay ni Lolo Ipeng. Bunga nito'y tumilapo ng hawak na buntot pagi ni Lolo Ipeng sa may di kalayuan. Gumuhit din sa balat niya ang kalmot ng matalas na mga kuko ng aswang at nagdugo. At dahil din sa lakas ng pagkakakalmot ng aswang, ay patihayang nabuwal si Lolo Ipeng sa basang lupa. Lalong nag-ungol ang atungal ng mga aswang nang magawa niyang mapatumba si Lolo Ipeng. Sa puntong yoy, hindi naman malaman ni Rako kung ano ang gagawin niya para maipagtanggol ang kanyang lolo. Hanggang sa maisipan na lamang niyang maglabas ng isang bulaklak ng tanglad na kumikinang. Para bang may nag-utos sa kanyang ihagi sa mga yon sa ere sa harap ng anino ng mga aswang. Naglabas at tagsaboy ang ilang pirasong yon ng bulaklak ng tanglad ng kakaibang liwanag, kasabay ng kakaibang mabangong amoy. Galit na umatungal ang mga aswang dahil dito. Kung kaya parang napapasong unti-unting lumayo ang kanilang mga anino. Maririnig din ang parang nasasaktan nilang paghinga dahil sa umaalingasaw na bango ng bulaklak ng tanglad. Sisikapin pa rin sanang sumugod ang iba, pero talagang napapatras pa rin sila. Sa huli, tuluyan ding iniwan ng mga aswang ang maglolo. Agad sinakloluhan ni Rako si Lolo Ipeng para makatayo. Lolo Ipeng! Lolo Ipeng! Ayos lang po ba kayo? Naku! Ang sugat nyo! Kailangan po natin makabalik sa kubo para maugasan ko kagad at magamot ang sugat ninyo. Maluha-luha ang mga mata ni Lolo Ipeng habang tinutulungan siyang makatayo ni Rako. Mabuti na lang at umaambon pa at basa ang kanyang mukha, kaya hindi mahalata ni Rako na tahimik siyang umiiyak. Hindi kasi niya tiyak kung hanggang saan siya dadalhin ang sugat na natamo niya mula sa aswang na nakadali sa kanya. Salamat, apo ko. Mabuti na lang ay umepekto pala kagad ang kapangyarihan ng mutsa ng tanglad na nasa iya. Kung hindi, katapusan ko na sana. Ikaw rin. Ay nako, mabuti na lang. Kinabukasan ay pumutok ang balitang dalawa sa kanilang mga kababaryo ang nawawala dahil sa pagsalakay na naman ng mga aswang di anino. Sama-sama na naman silang nagluksa sa dalawang nalaga sa kanila. Ang isa ay matanda at ang isa naman ay bata pa. Kawawa naman po yung mga natangay na mga aswang di anino, Lolo. Ngayong may mutya na tayo, paano po kaya natin sila matutulungan para hindi na po ulit tayo mawala ng kababaryo sa susunod na pagsalakay ulit ng mga aswang na yun?
Eh, magandang tanong yan, apo. Eh siya, dalhin mo nga ulit dito sa salas yung mga nakuha mong mga bulaklak ng tanglad kagabi. Kailangan nating maisilid ang mga yon sa isang botelya. Pagkatapos eh, sisimula na nating pag-anahin para maalaman natin kung ano-ano ang kailangan nating gawin laban sa mga aswang dianino na yan. Kagabi, talagang ramdam na ramdam ko ang gigil nila sa natuklasan nating bagong mutya eh. Mabilis namang tumalima si Rako. Kumuha rin tuloy siya ng malinis na telang katsa at inilapag sa sahig sa sala kung saan sila paupong nakapwesto ni Lolo Ipeng. Sa malinis na tela niya inilapag ang mga bulaklak na kahit umaga na'y halata pa rin ang pagkinang-kinang. Tingnan niyo, Lolo, kumikinang pa rin sila. Nakakabilib talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng mutya, apo. Biruin mo eh, bulaklak mismo. Samantalang ang saitay mo noon eh, isang makintablang na bato. Eh, sa palagay niyo, Lolo, alin ang mas makapangyarihan? Yung kay Itay o ito? Eh, hindi naman kailangan pagkumparahin ako. Kasi, ang mga mutya ay likas na yung mga bago ang mas malalakas kaysa sa dati pa. Habang tumatagal kasi, eh, nahuhubog din sila mula sa mga dating kapangyarihan ng mga dating mutya. Walang bagong mutya na mas mahina kaysa sa mga dati nang lumitaw. Ah, ganun po pala. Malamang na mas malakas nga po ito ngayon. Kaso, ang problema, paano po natin ito pagaganahin? Yan nga ang gagawin natin kaagad ngayon, Rako, apo. Tutuklasin na natin kung paano ito lubos ang pagaganahin. Kagabi ba, apo? Pusa mo bang napagana yung bigla itong nagsabi ng liwanag saka naglabas ng kakaibang mabangong amoy? Inalala ni Rako ang nangyari ng nagdaang gabi. Medyo kusa po, Lolo. Pero naramdaman ko rin po na parang itinulak ako nito na gawin ang paghahagis ng ilang piraso ng bulaklak ng tanglad eh. Para rin pong bigla ko nalang naisip gawin. Ganun siguro talaga, apo. Ganun din kasi dati ang sinabi sa akin ng tatay mo nung una niyang pinagana ang batong mutya niya. Uutusan ka rin pala talaga nito kung ano ang kailangan mong gawin, ala. Isisilid na sana ni Lolo Ipeng ang mga inilapag ni Rako na kumikislap ng mga bulaklak ng tanglad. Pero katulad ng nagdaang gabi nung una niyang tangkaing hipuin ang mga ito, ay napaso na naman siya. Ray ko na naman ng tinapay naman, ah! Oo nga pala, nakalimutan ko. Ikaw nga lang pala pwedeng humawak ng mga ito, apo. O siya, ikaw na lang ang maglagay sa mga botelya niyan. Sandalit kukuha tuloy ako ng kulay pulang telang pambalot natin diyan sa mga botelya ng mutya ng tanglad. Maingat at masinop na isinilid ni Rako ang mga bulaklak sa mga botelyang inilaan ni Lolo Ipeng. At habang ginagawa niya ito, para bang may bumubulong sa kanyang isip na gawin ng ilang bagay. Dahil sa pagkagulat at pagkamangha niya, ay napatawag tuloy siyang bigla kay Lolo Ipeng. Lolo Ipeng! Lolo Ipeng! Ali kayo rito, dali! Dali-daling humangos naman si Lolo Ipeng papunta kay Rako matapos siyang makahagilap ng telang pula sa isang kahon sa loob ng kanilang lumang aparador. Oh, ano ba yun po? Anong meron? Parang may kung anong bumubulong sa akin at may inuutos sa akin na gawin. Eh, binubulungan ka ng mutya mong yan ng bulaklak ng tanglad, apo ka. Bakit? Eh, ano bang iniutos nito sa'yo? Kailangan daw po nating mamutol ng ilang mahabang dahon ng tanglad. Magamit daw po natin yung parang latigo o buntot pagi panlaban sa mga aswang. Tapos, kailangan din daw po nating gumawa ng langis mula sa katas ng tanglad. Ay, ganun ba? Aba, mahusay ang mga yan, ah. Kusa rin pala tayong tuturuan talaga ng dapat gawin niyang mutya mo, apo. Ano yan? Kanina lang iniisip natin kung papaano natin matutulungan ang mga kababaryo natin laban sa muling pagsalakay ng mga aswang. Pero eto ngayon, may solusyon kagad. Tama, Lolo. Nako, kailangan na po natin kagad isagawa ang mga pinag-uutos sa atin na gawin ng mutya ko.
mas maaga natin mabibigyan ng mga langis at mga daon ng tanglad ng mga kababaryo natin, eh mas mainam po. At ganun na nga ang ginawa ng maglolo. Wala na silang inaksayang panahon. Naging abala sila buong maghapon. Kaya nung sumunod na araw ang ginawa naman nila ay namudmud ng langis at mga dahon ng tanglad sa kanila mga kababaryo na walang tanim na tanglad. Itinuro na rin nila kung paano gumawa ng langis mula sa tanglad. Siyempre, ang mga langis na gawa nila pati na ang mga dahon sa sarili nilang bakod ay kailangang mahipon ni Rako para magkaroon ng bisa. Kung walang hipo niya ay walang silbi ang mga ito dahil ang enerhiya ay nagmumula pa sa mutya na taglay ni Rako. Noong sumunod na mga gabi, nang sumalakay muli ang mga aswang di Anino, ay galit na galit ang mga ito dahil hirap silang makapambiktima. Nag-uulol ang kanilang mga singasing at atungal. Naroon ang nakakabang pagbabanta. Nagpatuloy pa ang mga gabing walang kahit isang nabibiktima ang mga aswang at habang tumatagal ay lalo pa silang nag-uulol sa galit. May mga pagkakataon pa ngang may mga desperado talagang makapambiktima ngunit minalas na masunog hanggang maging abo dahil sa mabisang pangontrang taglay nila mula sa mga langis at dahon ng tanglad na may hipo ni Rako. Ngunit ang maglolong Rako at Ipeng ay hindi nagpakampante na manatiling ganoon ang sitwasyon. Kaya isang araw ay kinuha ni Lolo Ipeng si Rako. Rako, apa? Wala bang ibang inuutos sa'yo na gawin niyang mga mutya mo? Inaalala ko kasi na baka makaisip ang mga aswang ng ibang paraan kung paano nila kukontrahin ang langis at dahon ng tanglad natin. Saka, paano na lang kung magkaubusan ng mga tanim nating tanglad? May punto po kayo, Lolo. Pero sa ngayon, Lolo, wala namang inuutos sa akin ng mga... Ha? Natigilan bigla si Rako nang maramdaman niyang parang may kung anong inilalabas na mga enerhiya ang mga mutya niya sa mga botelyang nasa bulsa ng suot niyang short. Nanlalaki ang mga mata niyang napatitig siya sa mukha ni Lolo Ipeng. Oh, bakit apa? Bakit ganyan na lang ang ekspresyon ng mukha mo? May ibinubulong ba sa'yo yung mga mutya mo? Mariing umiling-iling si Rako. Hindi, Lolo. Ibang nararamdaman ko ngayon dito sa mga botelya ko. Hindi ko po ito maintindihan eh. Oh, eh, ano bang nararamdaman mo kasi? Sabihin mo sa akin. Parang may inilalabas pong enerhiya, Lolo. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit eh. Saka, paano ko po kaya itong patitigilin? Pakiramdam ko po kasi parang natatapon ang kapangyarihan itong taglay. Ay naka, hayaan mo lang ka pa. Malay natin kung anong pinagagana niya sa mga mutya mo. Basta pakiramdaman mo lang maigi. Kinakabahang pinakiramdaman ni Rako ang aktibidad ng kanyang mutya. Maya-maya'y nanlaki na naman ang kanyang mga mata at maagang napatitig muli kay Lolo Ipeng. Ah, ano na naman nararamdaman mo, apa? May bumabalik na mga enerhiya, Lolo, habang patuloy pa rin itong naglalabas ng enerhiya. At yung bumabalik po ay mas mabibigat na mga enerhiya. Ala, Lolo, parami po ng parami ang mga bumabalik na mga enerhiya. Kakatakot naman pala ito, Lolo. Pakiramdam ko naman ngayon, parang sasabog naman ng mga botelya sa dami ng pumapasok na mga enerhiya. Eh, kalma ka lang, apo. Hindi naman nagpapahamak ang mga mutya eh. Hintayin na lang siguro nating matapos yan. Sigurado ako, ipaiintindi rin sa'yo niyang mutya mong yan ang nangyayaring yan. Natapos lang ang kakaibang aktibidad na yon ng mga mutya ni Rako nang sumapit na uli ang gabi. At tulad ng sinabi ni Lolo Ipeng, bandang gabi rin yung ipinalam ng mutya ng tanglad ni Rako ang kahulugan ng naging aktibidad nito. Alam ko na, Lolo Ipeng, kung anong ginawa ng mutya ko buong magapon. Ah, ayan na pala at ipinalam na rin sa'yo ng mutya mo. Sabi ko sa iyo eh. O eh ano? Ano ngang ginawa raw ng mutya mong tanglad mo? Tinipon, Lolo, ang mga sigaw para sa hustisya ng mga nabiktima ng mga aswang. Kada sigaw ng hustisya ng kanilang mga espiritu ay katumbas ng enerhiyang dumadagdag sa enerhiya nitong mga mutya ko, Lolo. Ang galing! Kitam?
edi lalong lumakas ang kapangyarihan niyang mutya mo. Inihahanda ka na talaga, apo, para sa darating pang pakikipagtuos sa mga aswang. Ya, lolo, pakikipagtuos talaga? Nakakatakot naman yan. Mapapalaban ako sa mga aswang? Biglang dinukot ni Rako sa kanyang bulsa ang dalawang botelya ng kumikinang na mga bulaklak ng tanglad. Nakabalot ang mga ito sa pulang tela. Natatakot na iniabot niya ito kay Lolo Ipeng na nagtataka naman. Ayun na lang po palang magawak nito, Lolo. Hindi po pala ito para sa isang bata lang na katulad ko eh. Kayo po na marami ng karanasan ang dapat na magmay-ari nito. Ay naku, apo. Hindi pwede sa akin yan. Alam mo namang napapaso ako dyan eh. Hindi kasi ako ang napili ng mga mutsamong yan. Ikaw ang napili, apo, kaya hindi ka mapapaso. Isa pa, hindi basta-basta lang namibili ang isang mutya. Kung napili ka dito, ibig sabihin nun eh, ikaw ang may potensyal na makatalo sa buong lahi ng mga aswang ni Anino. Tsaka, huwag ka matakot. Malakas sa mga kapangyarihan niyang mutya mo. Ngunit, hindi pa rin kumbinsido si Rako. Naisip kasi niyang bigla ang kanyang itay. Ayoko pa rin, Lo. Saka akong talagang malalakas sa mga mutya. Bakit si itay na dating may mutya eh natalo pa rin ng mga aswang? Paano niyo may papaliwanag yun? Sige nga. Sa tanong na yun ni Rako ay hindi kagad nakasagot si Lolo Ipeng. Sinikap niyang humanap ng tamang dapat sabihin para hindi lalong mawala ng lakas ng loob ang apo. Ano, Lo? Bakit hindi ka na makasagot? Nung unay, natuwa ako na makaroon ng makapangyariang mutyay. Pero ngayon na mapapalaban pala ako sa mga aswang di Anino. Nakakatakot pala. Hindi pala magandang magkaroon ng mutya. Huwag mong sabihin yan, apo. Ganito, isipin mo na lang yung sigaw para sa hostesya na tinipo ng mutya mo. Sigurado kong kabilang doon ng inay at itay mo na mga nabiktima rin ng mga aswang ni Anino. Bilang anak, ay hindi mo ba sila ipaghihiganti sa mga aswang ni Anino? Hahayaan mo ba sila na patuloy na makapabiktima ng marami pa rito sa baryo natin? Akala ko ba eh, gusto mo rin tulungan ang mga kababaryo natin para wala nang mabiktima pa ng mga aswang? Sira ko naman ang natameme. Totoong gusto niyang makatulong sa baryo-baryuhan nila. Pero para sa kanya'y ibang usapan na ang mapalaban mismo sa mga aswang di Anino. Eh, pwede ko naman po siguro sila tulungan sa pamamagitan ng ibang paraan, Lo. Hindi po sa mutyang ito. Hindi ko po kalain na mahirap po palang magtaglay nito eh. Sige na, Lo. Kunin na ninyo mga to. Napatitig na lang si Lolo Ipeng sa inaabot ni Rako na pulang telang nakabalot sa mga botelyang may mga mutya. Pahinamad na kinuha niya ito at muling napabaling ng tingin sa mukha ng kanyang apo. Ay naku, apo. Sige, kukunin ko muna ito sa ngayon. Oo nga't bata ka pa sa pisikal pero alam kong magulang ka ng mag-isip. Sa palagay ko eh, isa rin yun sa kwalifikasyon mo na nakita ng mutyang ito. Kaya ikaw ang napili. Isa pa, alam ko namang hindi pa buo ang iyong desisyon. Naniniwala akong babawiin mo rin ang mga ito sa oras na mabuksan ang isip mo para rito. Habang nagsasalita si Lolo Ipeng, ay wala silang kamalay-malay na may inilalabas na enerhiya ang mutya ng tanglad. Tinawid nito ang distansya patungo kay Rako. Siyempre, naramdaman yun ni Rako pero hindi niya pinagkukulan ng pansin. Maya-maya'y naramdaman na lang niya ang matinding antok. Ano pat parang nahihilo siyang napasapo sa kanyang ulo. Oh, ano nangyari sa'yo, apo? Ayos ka lang ba? Di ko po alam, Lo. Parang sobrang inantok ako bigla. Kailangan ko po siguro munang umidlip saglit. Ay, antok ako. Nag-aalala ang inalalayan ni Lolo Ipeng si Rako papunta sa kanilang silid tulugan na maglolo. Inihiga niya ang apo sa catering kawayan at kinumutan. Ay, sige apa. Mabuti ngang magpahinga ka muna. Itong mutya naman eh, itatago ko na lang muna sa aparador.
Ayaw ko namang ilabas sa mga ito at baka mapaso na naman ako eh. Ako na rin ang bahalang magluto ng makakain natin mamaya para sakto pagising mo, eh kakain na lang tayo. Samantala, habang umiidlip si Rako, ay napadpad siya sa mundo ng mga panaginip. Nakasalamuhan niya ang iba't ibang mga espiritu na hindi niya alam ay mismong mga espiritu pala ng nabiktima ng mga aswang na humihiling ng hustisya para sa kanilang brutal na pagkamatay. Isa-isa niyang nasaksihan kung paano sila sinalakay at napatay ng mga aswang di anino. Hanggang sa pati espiritu na ng mga magulang ni Rako ay lumitaw na rin sa kanyang panaginip. Nakilala niya ang kanyang inay, pero ang kanyang itay ay hindi na. Nalaman lang niyang yon ang kanyang itay dahil kasama nito ang kanyang inay. Rako, anak, sa wakas ay nakita kitang muli. Sobrang namiss kita, anak. Miss na miss kita. Rako? Siya na ba ang anak natin, Maricel? Oo, Arando. Ang kaisa-isa nating anak. Salamat naman at nasilayan ko rin siya kahit papano. Rako, anak ko. Payakap naman, anak. Madamdaming nagyakapan ang buong mag-anak. Ang mga magulang ni Rako ay kapwa na iyak. Samantalang siya ay hindi malaman kung maiiyak o malulungkot o matutuwa o ano. Matapos ang mahigpit na yakapan, ay binalingan ng mag-asawa si Rako. Natutuwa kami ng iyong inay. Rako, anak, ikaw pala yung bagong nagtataglay ng makapangyariang mutya. Nakakatuwang malaman na sa mura mong edad eh, napili ka kagad ng isang mutya. Oo nga, anak. Nangangahulugan lang yan na pambihira kang bata. Nakakataba talaga ng puso, anak, para sa amin yun ang itay mo. Pero, nay, tay, ayaw ko po magtaglay na mutya eh. Ibinigay ko na po yun kay Lolo Iping. Nagtatakang nagkatinginan sina Marcel at Arando sa itinuring na yun ni Rako. Bakit naman ayaw mo, anak? Dahil ba sa bata ka pa? Siguro natatakot ka makipaglaban sa mga aswang di anino. Malamang eh, iniisip mong hindi mo sila kakayanin. Napapayokong napatango si Rako sa ipinahayag ng kanyang inay. Ganun nga po, inay. Pasensya na po, ha. Tinapik-tapik ni Arando ang munting balikat ni Rako. Makaraan ay lumuhod siya para makapantay ang taas ng anak. Naiintindihan ka namin, anak, kung bakit ganyan ang nararamdaman at naiisip mo. Pero ngayong nagkita-kita ulit tayo, at kung sasabihin namin sa iyo ng inay mo na tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya, hindi mo pa rin ba tatanggapin ang mutya ng tanglad? Saka isa pa, anak, malakas ang kapangyarihang taglay ng mutyang tanglad mo, anak. Kung hindi ako nagkakamali, pasulong ang paglitaw ng mga mutya. Sigurado kong natuto rin ito sa nangyari sa akin at sa mutya ko dati. Bigla ay may naisip na itanong si Rako sa kanyang itay. Itay, isa po pa palang dahilan kung bakit ayaw ko na po magkaroon ng mutya dahil sa nangyari sa inyo. Kung talagang malalakas po ang mutya, bakit po pala natalo kayo ng mga aswang di anino? Muling nakatinginan sina Marcel at Arando. Tumangutango pa pagkaraan si Marcel. Hudyat kasi yun na kailangang ipakita na nila lahat kay Rako. Ang kanilang mga sinapit sa kamay ng mga aswang di anino. Ang mga yun ang malinaw na makakasagot sa tanong ni Rako. Biglang nawala sa harap ni Rako ang mga espiritong katawan ng kanyang mga magulang. Ang sumunod na nangyari ay napadpad siya sa kung saan. Nasaksihan niya kung paano brutal na pinatay ng mga aswang di anino ang kanyang inay. Nalaman din niyang hindi pala basta karaniwang tao lang ang kanyang inay. May taglay pala itong kakaibang kapangyarihan. Kaya pala nitong manggaya ng katauhan ng iba. Dahil dito, kaya nahirapan din talaga ang mga aswang sa kanya. Ngunit may kakaiba at nakalilitong nangyari na naging dahilan kung bakit nahuli pa rin ng mga aswang ang kanyang inay. Lumitaw ang kanyang itay at inalok ng tulong ang kanyang inay. Ngunit bigla na lang hinuli ng kanyang itay ang kanyang inay at walang sabi-sabing brutal na pinagwawawakwak ang katawan nito.
Sumunod ay nasaksihan din ni Rako kung paano naman natalo ng mga aswang di Anino ang kanyang itay. Lumitaw din sa eksena ang kanyang inay at nag-alok din ng tulong. Ngunit para yung isang pagpapanggap lamang. Nang makatsyempo agad ay sinira ng kanyang inay at inihagi sa malayo ang batong mutsa ng kanyang itay. At sukat doon din ay galit na nilapa ng kanyang inay ang katawan ng kanyang itay. Matapos siyang masaksihan ng lahat, ay muling nagpakita ang mga espiritong katawan ng mga magulang ni Rako. Sa ganun parang kami biniktima ng mga aswang di Anino, anak. Siya nga, anak. Napansin mo bang parang may mali sa mga nangyari? Napatras naman si Rako habang hindi makapaniwalang nakamatalang sa kanyang mga magulang. Mga aswang di Anino rin po kayo? Mariing napailing kapwa sina Marcel at Arando. Hindi, anak. May impostor na kumopya ng katauhan namin ng iyong itay. Ang impostor na yon ang nakatalo sa amin. May aswang di Anino na may kakayahan ng tulad ng sa akin. May kakayahang manggaya ng katauhan ng iba. Hindi namin alam ng iyong itay kung ilan ang may kakayahan din ng ganon na mga aswang di Anino. Ang mga yon ang kailangan nating tutukan para matalo natin ng mga aswang di Anino. Sunod-sunod na napatango si Rako nang maunawaan niya ang mga nangyari. Nakaraan ay binalingan naman niya ang kanyang inay. Eh, inay, kung may kakayahan kayo manggaya ng katauhan ng iba, posible po bang namana ko rin yon sa inyo? Tumango si Marcel. Oo, anak, posibleng naipasa ko yun sa'yo. At kung sakali mang hindi, ngayong isa na akong espiritu, mas madali ko itong may papasa sa'yo ngayon para masigurado tayo. Agad-agad ay ganun nga ang ginawa ni Marcel. Isinali niya kay Rako ang kanyang espesyal na kakayahan kahit hindi pa niya natitiyak kung namana na ba ito ni Rako o hindi pa. Ngayon ay may kakayahan ka na rin mangopya ng katauhan ng iba. Malaking tulong yan, anak, sakaling makaharap mo rin yung mga aswang di Anino na may kakayahang mangopya rin ng katauhan. Salamat po, inay. Pero sa tingin ko hindi pa rin ito sapat laban sa mga aswang di Anino. Hindi ko rin po alam kung gaano sila karami at kung saan po sila nagkukuta Yan din talaga ang iba pa nating problema, anak. Kailangan malaman natin kung saan sila nagkukuta. Isa pa yung hari o pinuno nila ang pinakadapat nating mapuntirya. Kapag napatay natin ang hari o pinuno nila, lahat ng iba pang aswang di Anino ay damay-damay na rin manghihina o mamamatay. Tama ang itay mo. Pero malamang ay hindi natin basta-basta mapapatay ang kanilang hari o pinuno. Malamang din na sobrang makapangyarihan ang isang yon. Kailangan din nating malaman ang kanyang mga kapangyarihan para makapaganda tayo ng paraan kung paano siya mapapabagsak. Basta, Rako, anak, magtiwala ka lang sa mutsa mong tanglad. Hindi naman lilitaw yon kung hindi yon mas malakas kaysa sa enerhiya o kapangyarihan ng pinuno o hari ng mga aswang na kalaban natin. Sa katandaan mo, nandito lang kami lagi ng inay mo para tulungan ka. Ngayong nahigop na kami ng enerhiya ng iyong mutsa, ay madalas mo na kaming pwedeng kausapin sa pamamagitan lang ng pagbibigay mo ng hudyat o utos dito. Ang totoo, lahat kami mga espiritu ng nabiktima ng mga aswang di Anino ay tutulungan ka namin. Matatahimik lang kami kapag nabigyan mo kami ng hustisya. Tama, anak. Kaya kung maaari ay kunin mo ulit ang mutsa. Kung walang magpapagana nun, ay paano na? Hahayaan mo ba kaming tuluyan ng maglaho na hindi nakakamit ang hustisya sa brutal naming pagkamatay? Hahayaan mo na lang bang mamayagpag ang mga aswang na yon at maubos ang mga tao sa buong baryo-baryuhan natin? Yan lang ang pag-asa namin, anak. Ikaw lang. At siya nga pala, anak. Ang Lolo Ipeng mo ay isa pa palang albularyo. Maalam din siya tungkol sa paggamit ng tanglad. Makakatulong din siya sa mutsa mo para sa iba pang mga posibilidad na gamit ang tanglad laban sa mga aswang. Tingnan mo, ang dami nating magtutulong-tulong. At naniniwala akong may darating pa. Ang ibang espiritu na tulad namin na hinahanap ng mutsa mo ay hindi pa nakakabalik lahat. Kaya malamang may darating pa. Kaya ano, anak? Aayawan mo pa rin ba ang mutsa? Saglit na natahimik si Rako. Tinitimbang niya ang mga bagay-bagay.
nandyan ang kanyang mga magulang na handang gumabay sa kanya. Nariyan ang isinalin sa kanyang kakayahang mangopya ng katauhan ng iba. Nariyan ang napakaraming espiritu ng mga nabiktima ng mga aswang di Anino. Nariyan ang lolo iping niya na isang albularyo. At may darating paraw. Tinatantya rin ni Rako ang kanyang sarili. Papayag nga ba siyang patuloy na mamayagpag ang mga aswang na yon sa kanilang baryo? Pagsisisihan ba niya kung tuluyan niyang ayawan ang mutya? Sa wakas ay nakabuo na rin ng pasya si Rako matapos siyang matimbang ang lahat. Inay, itay, nakapagdesisyon na po ako. Sabik namang malaman ni na Marcel at Arando ang magiging sagot ni Rako. Pareho silang matamang nakatutok kay Rako. Hindi po, inay, itay. Hindi ko po matatanggap na... Dismayadong napapikit ng kanilang mga mata sina Marcel at Armand. Si Marcel ay napasupupan ng kanyang noo. Si Arando naman ay nakapamaywang na napatalikod. Ngunit hindi pa tapos si Rako. Ibig ko pong sabihin, hindi ko po matatanggap na hindi kayo mabigyan ng hustisya. Opo, kukunin ko na po ulit ang mutya ng tanglad kay Lolo Iping. Sa sinabing yun ni Rako ay talagang nabuhayan ang loob sina Marcel at Arando. Sabay silang napatuwid at nasisiyang sabay na napayakap kay Rako. Nako, maraming salamat anak. Ikaw talaga may pabitin pang nalalaman. Arando, tinan mo ito anak mo. Sa'yo yan eh. Ganyan-ganyan yan eh. Sa'yo yan naman eh. Hindi naman ako ganito kalala sa pambibitin ng anak mo. Ikaw talaga anak ko. Pero salamat talaga. Talagang may pagmamalaki ka namin ng iyong inay. E di, paano yan? Basta, kung may tanong ka o kung kailangan mo ng tulong namin ng inay mo, utusan mo lang ang mutya mo na ipakausap ka sa amin, ha? At presto, maririnig mo na kaagad ng tinig namin. Tandaan mo, ang espiritu naming lahat ay nasa mutya mo lang. Kaya huwag na huwag mong hahayaang may mangyaring masama sa mutya mo. Lagi mo itong dadalhin mula ngayon, saan ka man magpunta. Opo, tatandaan ko po yan lahat, itay. Tsaka salamat din po sa lahat ng pampatibay ninyo ng loob ko. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para matalo ang mga aswang at para maging normal na ulit ang buhay namin sa kabakungan. Sa kabilang banda, habang nakaidip pa si Rako, may tumao naman sa kubo ni na Lolo Ipeng. Isang matandang babae, si Lola Puring. Opa! Opa! Humahangos na nilabas ni Lolo Ipeng ang kung sino mang dumating. Halata sa mukha niya ang pagtataka at pagsino sa dumating. Eh, sino ka? Anong sadya mo rito sa amin? Eh, ako nga pala si Puring. Dito ba nakatira si Ka Ipeng? Eh, ako si Ipeng. Bakit mo ba ako hinahanap? Ah, ikaw na pala yan, Ka Ipeng. Mahabang kwento kasi kung bakit ako naparito. Pari ba ako pumasok sa loob? Gusto ko rin makita ang iyong apo, Ka Ipeng. Yung si... Ano nga ang pangalan niya? Tama. Marco. Si Marco ay nandyan ba? Nagulat siyempre roon si Lolo Ipeng dahil alam ng matandang babae ang pangalan nila ng kanyang apo. Eh, sige. Pasok ka po rin. Eh, tsaka teka nga pala. Bakit pala alam mo ang mga pangalan namin ng apo ko? Hindi ko matandaan na may kakilala kong Puring ang pangalan eh. Nang makaupo sila sa may salas ng munting kubo ni Lolo Ipeng, ay sakalang nagkwento si Lola Puring. Dinalaw ako sa panaginip kagabi ng apo ko. Siya ang nagsabi sa akin ng tungkol sa inyo, Ka Ipeng. May bagong mutya na naman palang lumitaw at nakuha yun ng iyong apo. Nabiktima rin ng aswang di Anino ang apo ko, Ka Ipeng. Sa panaginip ko eh, sinabi niya sa akin ang tungkol sa inyo. Hinigop raw kasi ng enerhiya ng mutya ng apo mo ang kanyang espiritu. Nagmamakaawa sa akin ang apo ko na puntahan ko raw kayo at tumulong sa inyo para matalo mga kalahi namin at nang sa ganun eh, mabigyan na ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Gusto raw niyang ipagiganti ko siya. Ano ka ba? Kalahi niyo? Anong ibig mong sabihin?
Ganito kasi ka, Ipeng. Ang angkan namin ay hating tao at hating aswang di anino. Dito kami rati naninirahan malapit sa kabakugan. Pero mula nang magpasya kaming hindi na mambibiktima ng tao at mamumuhay na lang na tulad ng normal na mga tao, ginulunan ng mga purong aswang di anino ang angkan namin. Pati kami binibiktima na rin nila. Bunga nito, nagkawatak-watak ang angkan namin at nakahiwa-hiwalay. Nagkanya-kanya kaming takas sa iba't ibang lugar para hindi na kami magampala pa ng mga purong aswang di anino. Ayaw na rin kasi naming mamuhay bilang mga aswang, kaya ganun na lang ang galit nila sa amin. Ganun ba? Paanong nabiktima ng mga aswang di anino ang apo mo? Ewan ko ba sa apo kong yun? Napakatigas kasi ng ulo. Bumalik pala rito at dito pa nag-asawa. Ayun, siyempre naamoy na mga purong aswang di anino ang kanyang dugo. Natuntun siya at hayun na nga, biniktima na siya. Winakwak lang ang katawan niya pero hindi siya kinain ng mga aswang. Lason kasi sa kapwa aswang di anino ang dugo at laman ng kapwa din aswang di anino o kahit man lang hating lahi na tulad namin. Kung ganun pala bakit pumarito ka rin uli? Di maaamoy ka rin ng mga aswang di anino na narito ka. Kapag nagkataon pala pati kami ng apo ko madadamay. Hindi nila ako matutunton, ka Ipeng. At bakit naman hindi? Hindi mo ba ako naaamoy, ka Ipeng? Hindi ba'y isa ka ring albularyo? Natigilan si Lolo Ipeng. Inamoy-amoy niya si Lola Puring. Aba, oo nga pala. Naamoy ko pala sa iyo ang amoy ng pangontrang langis sa mga aswang. Pero paanong hindi ka tinatamplan o naaano man lang? Samantalang kalahating aswang ka ikamo. Napangiti si Lola Puring sa tanong ni Lola Ipeng. Yun na nga, ka Ipeng. Hindi kasi ako purong aswang di anino. Isa pa matagal ko nang itinakwil sa sarili ko ang kakayahan ng isang aswang di anino. Kay tagal ko nang hindi pinapagana yon. Yon ang dahilan kung bakit hindi na rin ako tinatablan ng mga pangontra. Napatungo-tango si Lola Ipeng sa paliwanag ni Lola Puring. Ganun pala. Tapos isa ka ring albularyo, tama ba? Si Lola Puring naman ang napatango. Ama ka, Ipeng. Maalam ako sa mga herbal na gamot at mga pangontra laban sa mga aswang. Ako mismo ay may lahing ang aswang di anino, kaya alam ko kung anong herbal na langis ang nakakapaso at nakakapangpahina sa isang aswang di anino. Nararamdaman ko ang epekto pero hindi ako naapektuhan. Pero dahil sa mutyang taglay ng apo mo, siguro may mas mabisa pang pangotra itong itinuro sa inyo. Pero sa ibang bagay baka sakaling makatulong ako. Kaya kung maaari, dito na muna ako titira, ka Ipeng. Sala lang pumayag ka. Sa pag-uusap na yon ni na Lola Ipeng at Lola Puring, ay hindi nila na malayang nagising na pala si Rako at nakatayo na mismo sa may pinto ng silid nila Lolo Ipeng. Nakamata siya kay Lola Puring na may kung anong iniisip. Lolo Ipeng, sino yung kausap niyo? Nang puntong yon ay may kung anong kakaibang nararamdaman si Rako kay Lola Puring. Isang enerhiyang hindi niya masabi kung positibo o negatibo. Kasing ka na pala po. Siya nga pala. Siya si Puring. Halika dito at mag-uusap-usap tayo. Tungkol sa mga aswang na di anino ang pinag-uusapan namin ngayon na po. Siya nga pala. Puring, siya si Rako, ang apo ko. Siya ang nakakuha ng mutya ng tanglad. Natutuwa akong makilala ka, iho. Makikipagkamay sana si Lola Puring kay Rako, ngunit tinanggihan ito ni Rako. Lolo Ipeng, bakit ngayon ko lang siya nakita? Mag-iingat po kayo sa pagpapapasok dito sa bahay ng hindi natin kilala. Nagulat naman si Lolo Ipeng sa biglang inasta ni Rako. Medyo parang napaya siya kay Lola Puring. Bakit ganyan ka tumanggap ng bisita po? Saka anong meron at bakit parang ang lamig naman yata ng pagtanggap mo kay Puring?
Pwede ko bang malaman kung bakit bigla kang ganyan, apo? Eh, nasaan muna yung mutya, lolo? Ilabas nyo muna at ibigay nyo sa akin. May kakaiba po kasi akong nararamdaman dito sa bisita nyo kuno eh. Napakunot ng noo si Lolo Iping. Napatitig pa siya kay Lola Puring. Titig na humingi ng paumanhin. Eh, ang batang ito talaga, oh. Hindi marunong gumalang. Eh, Puring, pasaysa ka na ha. Mukhang hindi maganda ang naging gising ng apo kong yan. Mabait naman yan kapag maganda ang gising eh. Eh, sandali lang ha. Kukuhanin ko lang yung itinago kong mutya ng batang ito sa aparador. Pagkaalis ni Lolo Iping para kunin ang mutya ni Rako, ay naupo si Rako sa isang silyang katapat ni Lola Puring. Walang emosyong tinititigan ni Rako sa mata si Lola Puring dahilan para maasiwa ang huli. Anong ninalam po kayo? Bakit parang tabingi ang refleksyon ko sa balintataon ng mata ninyo? Kalahating aswang po ba kayo? Nagulat doon si Lola Puring. Hindi niya inaasahang ganun pala kung magsuri ang batang kaharap. Ay, sandali iho. Huwag mo muna akong husgahan ha. Hintay natin ang Lolo Iping mo at siya ang hahayaan kong magpaliwanag sa'yo. Nakakatakot ka palang bata ka. Pagbalik ni Lolo Iping, ay dala na nito ang mutya ni Rako na nakabalot sa pulang tela. Inabot kagad yun ni Rako at mabilis na inilabas ang mga botelya. Pagkaraan ay kumuha siya ng isang kumikislap na bulaklak ng tanglad. Mabilis niya itong itinapat sa mukha ni Lola Puring. Si Lola Puring naman ay napatuwid ng upo sa pagkabigla. Apo, ginagawa ba? Teka, sandali! Pinagdududahan mo ba ang pagkatao ng bisita natin? Sumenya si Lola Puring kay Lolo Iping na hayaan lang nito si Rako sa ginagawa nito. Bigla ay napapikit si Rako nang maramdaman niyang may enerhiyang naihigop ang kanyang mutya mula kay Lola Puring. Pagdilat naman muli ng kanyang mga mata, ay parang napahiyang tumitig siya kay Lola Puring. Lola po kayo ng isa sa mga espiritong sumisigaw ng mustisya sa akin? Mariing napatango si Lola Puring. Oo, iho. Tama ka. Nadetekta mo palang gamit yung mutya ng bulaklak ng tanglad mo. Grabe, totoo ngang makapangyarihan niyang mutyang yan. Pero bakit? Bakit ito ganitong nararamdaman ko sa inyo? Nararamdaman kong hindi po kayo normal na tao. Ano bang nilalang kayo? Binalingan ni Lola Puring si Lolo Iping na agad namang nakuha ng huli ang ibig sabihin. Eh, apo-apo, ganito. Ako na magpapaliwanag sa'yo. Kalahating tao at kalahating aswang di anino si Puring. Pero huwag ka matatakot sa kanya dahil hindi natin siya kalaban. Wala namang negatibong hudyat sa iyo yung mutya mo, di ba? Umiling-iling si Rako bilang tugon sa tanong ni Lolo Iping. Kaya nagpatuloy sa pagsasalita si Lolo Iping. Ibig sabihin lang nun na hindi natin siya kalaban. Ang totoo ay kakampi natin siya. Naparito siya dahil sa utos ka ng espiritu ng kanyang apo. Tutulog siya sa atin laban sa mga aswang di anino. Eh, tingin ko naman ay makakatulong siya ng malaki sa atin, apo. Magagamit natin ang kanyang pagiging kalahating aswang di anino. Sandaling nag-isip si Rako, nanunuri pa rin ang tinging ibinabato niya kay Lola Puring. Hindi pa rin tayo dapat magpakasiguro sa kanya, lo. Pasensya na po kayo, Lola Puring, ha? Pero kailangan po namin mag-ingat ni Lolo Iping. Eh, at bakit naman? Hindi ba sapat yung paliwanag namin at yung ebidensya mismo ng espiritu ng kanyang apo na nararamdaman mo rin naman dyan sa mutya mo, apo? Eh, kasi Lolo, nagpakita sa akin sa panaginip sina inay at itay, eh. Nalaman ko mula sa kanila na may aswang di anino pala na may kakayahang kumopya ng katauhan ng iba at magpanggap. Ang ganoong klase ng aswang ang nakapatay kina inay at itay, eh. Sa sinabing yun ni Rako ay sabay na napatango sina Lolo Iping at Lola Puring. Ah, kaya pala ganyan na lang ang trato mo kay Puring. Iniisip mo pala na isa siyang impostor, ganun ba? Opo, ganun na nga po, lo. Kaya pasensya na po kung nagmukha man akong bastos, ha.
Saglit na natawa naman si Lola Puring. Nan pala, ngayon ay naiintindihan ko na iho. Saka ngayon ko lang yan nalaman na may aswang di anino pala na may kakayahang mangopya ng katauhan ng iba. Nakto, mukhang mahihirapan pala tayong kalabanin sila kung may ganun pa ng kakayahan ng iba sa kanila. Marami raw bang ganun sa mga aswang di anino? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po naitanong kay inay. Hindi ko rin po sigurado kung iisa lang ba yung impostor na gumaya sa kanila. Kayo po ba? Wala po kayo ng ganong kakayaan? Mariing umiling si Lola Puring. Nako, wala akong kakayahan na ganon. Baka nakakalimutan mong hindi ako purong aswang di anino, iho. Baka purong aswang di anino lang ang may ganyan. Saka ngayon ko lang din talaga nalaman ang ganyang pambihirang kakayahan. Si Lolo Iping naman ang binalingan ni Rako. Siya nga pala, Lolo Iping. Si inay din po pala may kakayahang mangopya ng katauhan ng iba. Hindi ho kaya may lahi ring aswang di anino si inay? Nagulat doon siyempre si Lolo Iping. Hindi niya yun inaasahan. Ay, hindi naman siguro, apo. Wala siguro. Baka nakakalimutan mong isa kong albularyo na maalam sa mga herbal na langis na pangotra sa kahit na anong uri ng aswang, ah. Yung aswang di anino pala ang... Kung aswang di anino pala ang inay mo, edi sana'y nakikita kong napapaso siya sa mga pangontra ko. Maraming pagkakataon kaya noon na pinahiram ko pa siya ng pangontrang herbal na langis. Pero bakit po may ganun siyang kakayahan? Baka sadyang may ganung espesyal na kakayahan ang inay mo. Ay, teka nga pala po. Ikaw ba walang ganung kakayahan na tulad ng inay mo? Anak ka niya, kaya posibleng naipamana niya yun sa'yo. Ngunit iniwasang sagutin yun ni Rako. Ang rason ay ayaw niyang sarap ni Lola Puring sagutin ng kanyang Lolo Iping. Iniba niya bigla ang paksa ng kanilang usapan. Ay, siya nga po pala, Lola Puring. Ganyang kalating aswang di anino kayo. Alam niyo ba kung saan sila nakukuta? Kilala niyo ba yung kanilang pinuno? Yung pinagkukutaan nila. Pagkakaalam ko palipat-lipat sila. Ang madalas silang pagkutaan ay sa mga liblib na parte ng mga sapa sa pinakabaryo ng Bicos. At ang madalas lang din nilang salakayin ay mga liblib ding parte o mga purok hindi lang sa Bicos kundi maging sa kalapit na mga barangay ng Maligaya, Inanama, Agbanawag at Aglipay. Yung pinuno po nila, kilala nyo? Napaisip si Lola Puring. Parang inaalala kung nakainkwentro na nito ang pinuno ng mga aswang di anino. Hindi ko matandaan ang itsura na kanilang pinuno . Basta ang asawa niya ay mas kinatatakutan ng mga kalahi nila kaysa sa mismong pinuno. Bakit po mas kinatatakutan nila ang asawa ng pinuno? Ano po ba yung mga kapangyarihan ng pinuno at ng kanyang asawa? Yung pinuno, oo. Kinatatakutan din dahil marami siyang hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Pero kasi may isa raw kakaibang kakayahan yung asawa ng pinuno kaya mas kinatatakutan. Hindi ko nga alam kung ano yung kakayahan yun ng asawa ng pinuno . Isa pa ay matagal na rin akong walang balita sa angkan ng mga purong aswang di anino. Maya-maya'y natigilan sa pagkukwento si Lola Puring. Ay, teka nga pala. Bakit ganyan ang mga tanungan mo, iho? Baka mamaya isipin mo na namang impostor lang ako at padala rito ng mga aswang di anino, ha? Inuulit ko, yung espiritu ng apo ko ang nag-utos sa akin na pumarito. Wala ka bang nararamdaman kanina lang na may pumasok sa iyong enerhiya na nagmumula sa akin? Enerhiya yon ng espiritu ng apo ko na bumalik na sa iyo. Bakit niyo po alam? Siyempre, nararamdaman ko rin, iho. Isa pa binubulungan din ako ng espiritu ng apo ko. Ganun po ba? Tutulong po talaga kayo sa amin laban sa mga purong aswang di anino? Para sa ikatatahimik ng espiritu ng apo ko ay oo naman, iho. Kaya
nakiusap ako sa Lolo Ipeng mo na dito na muna ako manirahan. Papayag ka ba, iho? Maang na napabaling ng tingin si Rako sa kanyang Lolo Ipeng. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Pumayag na ako na dito na muna siya tumira, apo. Wala ka nang magagawa. Ako masusunod sa ating dalawa. Kung duda ka pa rin kay Puring, eh bakit hindi mo konsultahin yung mutsama para makasiguro ka ng 100%? Hala, sige. Pumunta ka muna ng kwarto mo at gawin mo ang utos ko. Sige na, at ihahanda ko na rin ang panghapunan natin. Kailangan makapaghapunan na tayo bago pa man kumagat ang dilim. Sumunod naman si Rako. At habang papunta siya ng silid nila ni Lolo Ipeng, ay narinig niyang napapabungisngi si Lola Puring. Muli na naman tuloy umandar ang pagdududa niya sa matanda. Pagkapasok ni Rako sa silid nila ng kanyang lolo, ay kaagad nga niyang kinonsulta ang kanyang mutya na may kinalaman kay Lola Puring. Biglang may sumagot sa kanyang isipan. Yun ay ang tinig ng espiritu ng apo mismo ni Lola Puring. Ito ang tumiyak kay Rako. Nakakampi nila ang lola nito at siya ang nagpapunta nito sa kanila. Kaya naman, nang maghapunan na, ay kampante na si Rako sa presensya ni Lola Puring. Lumipas ang isang linggo, dalawang linggo, hanggang sa maging isang buwan ang paninirahan ni Lola Puring kasama sina Lolo Ipeng at Rako. At ganun din katagal na hindi nakapambiktima ang mga aswang di Anino sa kabakungan. Lolo Ipeng, Lola Puring, palagay niyo po, matitiis kaya ng mga aswang di Anino na wala silang nabibiktima? Ay nako iho, mabutit natanong mo yan. Ako, bilang isang kalahating aswang di Anino, nung aktibo pa ang pagkaaswang ko, alam kong hindi makatiis ang isang aswang na walang nabibiktima sa loob ng mahabang panahon. Oo nga't nakapambibiktima sila ng hayop. Pero pagsasawaan ka agad nila yon at hahanap pa rin sila ng dugo at lamang loob ng tao. Malabang nga po rin, kaya medyo kinakabahan din talaga ako. Mas nakakaba pa nga ang ganitong kahit tagal nang hindi sila sumasalakay eh. Paano nga'y napakabisa na mga pangontrang itinuro sa amin ang mutya ng tanglad ng apo ko? Talagang nakakaba kapag tumatahimik sila. Malamang, nag-iisip na sila sa lalong madaling panahon ng paraan kung papaano ko kontrahin ng mga pangontrang meron tayo. Eh, Lolo Puring, kayo alimbawa, anong gagawin nyo para makontra mga pangontra natin? Isipin nyo na nasa pagkaaswang nyo kayo ha. Ano ang mga posible ninyong gawin? Eh, mahusay ang tanong mo eh. Ay siguro, una ay sisirain ko mga tanim na tanglad sa buong baryong ito para wala nang magagamit sa paggawa ng langis na pangontra at nang wala nang dahong mapagkukunan na nagagamit nga na parang latigo o buntot pagi na labis na nagpapahina sa mga aswang. Napapitik doon si Rako at napatayong natutuwa. Aha! Tama ka, Lolo Puring! Naku! Kailangan na natin agad kumilos at sabihan ng mga tao dito na protektahan ang mga tanim nilang tanglad. Sumunod at binalingan ni Rako ang kanyang Lolo Ipeng. Lolo Ipeng, tara, lumabas at libutin ang buong baryo-baryuan natin. Eh, at bakit naman na po? Bakit kailangan natin lumibot? Kailangan ko pong maipo ang lahat ng mga tanim na tanglad dito sa atin, Lolo. Nang sa ganun ay may proteksyon na kaagad sila. At nang hindi sila pagtangka ang galawin ng mga aswang di Anino. Ay, oo nga ano. Bakit nga ngayon lang natin naisip gawin yan? Sige na Lolo, lumabas na tayo ng madalit baka, ha? Pero natigilan si Rako, pati na sina Lolo Ipeng at Lola Puring nang makarinig sila ng kumusyon sa labas ng kubo. Kaya naman dali-dali silang napadungaw sa bintana. Nakita nilang humahangos sa mga kababaryo nila papunta sa kanilang kubo. Kita sa kanilang mga mukha ang pagkabahala. Mabilis na lumabas si na Lolo Ipeng at tinanong ang mga tao kung ano ang nangyari. Mga kababaryo, bakit? Ano ang nangyari? At humahangos kayong pumarito? Huwag nung sabihin pati umaga eh, nabibiktima mga aswang di Anino. Sumagot ang isang matandang lalaki.
Ayon dito ay natuklasan na lang daw nilang nabunot na ang mga tanim nilang tanglad at nawawala na. Paubos na rin daw ang kanilang mga langis pangontra at tuyot na rin daw ang mga dahon na nasa kanila na ginagamit nilang latigo laban sa mga aswang. Wala na raw silang magagamit. Sa kanilang napag-alaman ay napapangangang nakakatinginan na lang sina Lolo Ipeng, Lola Puring at Rako. Nako naman, naunahan pa tayo ng lintik ng mga aswang na yon. Binalingan naman ni Lola Puring ang mga tao. Mga kabadya, kailan nangyari ito? Umaga ba o gabi? Sumigaw ang mga tao at sinabi nilang sa gabi raw naganap kaya hindi nila namalayan. Maya-maya'y nagulat na lang sina Lola Ipeng at Lola Puring at Rako nang biglang magtakbuhan ng mga tao papasok sa kanilang bakuran. Kaya pala'y namataan ng mga ito ang mga tanim ng tanglad nina Lolo Ipeng. Huli na nang mapagtanto nilang yung pala ang pakay ng mga tao. Nagkanya-kanyang kuha ang mga ito ng mga dahon. Ang iba ay nakuha pang bunuti ng mga tanim anupat halos wala nang natira pagkatapos. Napasapo na lang ng kanyang ulo si Lolo Ipeng dahil sa pagkadismaya. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na niya nakuha ang pagsabihan ng mga tao na magtira kahit isang tanim. Kamalas-malasan pa, matapos maubos ang mga tanim na pandan ay nag-away-away pa ang mga tao. Marami rin kasing walang kahit isang dahon na nakuha. Dito na sumingit si Rako. Mga kababaryo! Sana po ibigyan nyo rin yung mga walang nakuha. Magbigayan po tayo. Kung hindi, hindi ko iipuin ang mga yan at hindi rin makakabisa. Ngunit umugong ang reklamo ng mga tao. Ayon sa iba'y kulang na kulang pangaraw ang mga nakuha nila dahil saan pa raw sila kukuha ng tanglad gayong nagkakaubusan na. Kami na po ang bahala ni Lolo Ipeng, mga kababaryo. Gagawa po kami ng paraan para magkaroon pa rin kayo ng pangontra at proteksyon laban sa mga aswang dianino. Sisikapin namin makapagtanim ng marami pang tanglad mula sa hawak kong mutya. Kaya nakikiusap ako sa inyo na pantay-pantay dapat na mayroon ng lahat. Huwag tayong maging swabang. Bigayan po tayo. Makababaryo po tayo, di ba? Kaya tayo-tayo lang din po ang magtutulungan. Biglang natahimik doon ang mga tao. Dahil sang-ayon sila sa sinabi ni Rako, ay napasunod naman sila. Kaya naman matapos magkaroon ng lahat, kahit halos tigi isang dahon lang sila, ay isa-isa na itong hinipo ni Rako. Si Lola Puring naman, habang isinasagawa ni Rako ang paghipo sa mga dahon ng tanglad, ay may naisip na suhestyon. Mga kabarya! Ganito ang gawin niya para mas mapalakas ang pwersa ng mga hawak niyong dahon ng tanglad. Pwedeng magtipo ng dalawa o tatlo o higit pang mag-anak sa iisang bahay nang sa ganun eh, hindi lang iisa ang magagamit niyong dahon ng tanglad na panghampas sa mga aswang. Tuwing gabi lang naman kayo magtitipon. Isa pa'y mas takot ang mga aswang sumalakay kung sama-sama tulong-tulong ang mga tao. Sumang-ayon naman ang mga tao. Kaya naman, na mag-alisan sila'y nag-usap-usap kagad sila tungkol doon. Sina Lolo Ipeng, Lola Puring at Rako din naman ay masinsinang nag-usap-usap sa loob ng kubo, makaraang tuluyang makaalis sa mga tao. Paano na ngayon ang gagawin natin? Ganyang wala na tayong mapagkukunan ng talim na tanglad. Grabing mga aswang yon. Talagang inunahan tayo. Rako, apo. Wala bang hudyat sa iyo ang mutya mo na dapat nating gawin? Saka, imposible bang makapagtanim ulit tayo ng tanglad sa pamamagitan lang niyang mutya mo? Wala pa po kong nararamdamang hudyat, Lolo. Basta, noong naisip kong sabihin yun kanina naramdaman ko naman pong umayon ang mutya ko. Lumabas uli sila sa kubo at nagtungo sa taniman ng mga herbal na gamot sina Lolo Ipeng, Rako at pati na si Lola Puring. Inilabas ni Rako mula sa bulsa ng kanyang shorts ang isang botelyang naglalaman ng kumikinang ng mga bulaklak ng tanglad. Kumuha siya ng isa. Umupo siya at ibinaon ito sa lupa. Pagkaraan ay hinintay nila ang kung anong susunod na mangyayari. Sa gulat nila ay may nagsimula ngang umusbong na bagong tanim na tanglad sa lupa.
Ganun pa man, hindi pa man ito lubusang lumalaki ay bigla na lang itong umusok at naglabas ng masangsang na mapanghi at parang panis na laway na amoy sa hangin. Kasunod nito'y parang nasunog ang umuusbong palang na tanim at naging abo. Namputya! Anong amoy yun? Saka bakit namatay yung tumutubong taglad? Hindi ko po alam, Lolo. Ano po kayang nangyari? Ako, alam ko kung bakit hindi nagtuloy ang pagtubo ng tanim. Mukhang may mga aswang di anino na sumalisik agad dito kanina, Kaipeng. Inihian at dinuruan nila ang lupa. Hindi talaga agad tutubo mga bagong tanim sa lupang naihian o naduraan ng mga aswang di anino. Madalas eh, buwan pa ang hihintayin bago ulit pwedeng tamnan ang lupa. Inamoy-amoy ni na Lolo Ipeng at Rako ang paligid at totoo ngang medyo amoy mapanghina ang hangin. Masukasuka nga silang pareho sa kanilang napagtanto. Kaya naman ay dali-dali silang bumalik at pumasok sa loob ng kubo. Talagis na mga aswang yun ah! Saan tayo ngayon pwede magtalim yan? Nang mapasilip si Rako sa mga siwang ng sahig na gawa sa patpat na kawayan, ay naisip ni Rako ang silong ng kubo. Alam ko na, Lolo, kung saan tayo pwede magtanim. Sa lupa, sa silong tayo magtanim. Aba, oo gano, apo. O sige, tara, punta tayo kagad sa silong. Dahil hindi naman ganoon kataasan ng silong ng kubo, ay medyo nahirapan pa silang pumasok doon. Pare-pareho silang paupong naglakad. Pumesto sila sa tapat ng silid tulugan mismo ni na Lolo Ipeng at Rako. Ayan, dito tayo magtatanim, Lo. Pero kailangan natin butasan ng sahig sa katapat na itatanim natin. Alam nyo naman ang tanglad. Malaki-laki po. Mataas. O sige, magtalim ka lang dyan po. At ako nang bahalang gagawa ng butas. At sinimula na ngang magbutas ni Lolo Ipeng gamit lang ang napulot niyang malaking bato na nandoon mismo sa silong. Ngunit maya-maya'y natigilan siya nang may naisip. Eh pero teka lang po, ilan ba lang itatanim mo? Kung marami kang itatanim eh, di baka mag-iba ang silid natin sa dami ng butas na kailangan nating gawin. Medyo natawa rin si Rako sa tanong ng kanyang lolo. Lolo Ipeng, isa lang po muna itatanim ko, siyempre. Alalaan ninyong itong makapangyarihang mutya mismo ang itatanim natin. Kaya asana nating hindi pangkaraniwang tanim na tanglad ng tutubo. At saka, baka walang matira sa mga mutyang bulaklak kung marami tayong itatanim. Eh, oo nga naman, Kaipeng. Kung sa bagay, ako rin naman ay hindi ko naisip yon. Iba lang talaga mag-isip tong apo mo, Kaipeng. Hindi nakapagtatakang siya ang napili ng mutya ng tanglad. Naman, pure. Dahil pa nga tayo niyan kung mag-isip eh. Parang mas matanda pa sa atin kung minsan. Ay siya, ituloy na natin to at makamatsyempohan tayo ng mga gumagalang aswang di anino. Pakiramdam ko eh, pati umagay gumagala na rin sila eh. Alam niyo na, mga desperado na silang makapambiktima malamang. Madilim-dilim pa naman dito sa silong. Eh, mataan din pala natin ang paligid at baka may maligaw ditong anino. Nako, posible nga yung naisip mo, Kaipeng. Ganito, ituloy nyo lang ang ginagawa nyo at ako na ang magmamasid-masid sa paligid. Titimbrehan ko na lang kayo kung may mapansin akong kakaibang anino sa paligid, ha? Itinuloy ni Rako ang pagtatanim ng isang makinang na bulaklak ng tanglad sa binungkal niyang lupa gamit ang ritasong patpat na nakakalat doon. Si Lolo Ipeng naman ay itinuloy din ang pagbubutas ng sahig. Binabali niya ang mga patpat na natutungkab. Sa wakas ay tagumpay na tumubo kaagad ang itinanim ni Rako pagkatabon pa lamang niya rito ng lupa. Napakabilis din itong lumago na parabang may sariling magic. Kumikinang-kinang din ng mga dahon na naguusbungan. Talagang napakalago anupat kamuntikang maipit ang kamay ni Lolo Ipeng sa inaayos niyang butas ng sahig kung hindi lang siya maagap na agad bawiin ang kamay. Wow! Ayos, Lolo Ipeng! Ang bilis tumubo! May pamumudmud ka agad tayo sa mga kababady natin! Aba! Ang galing mo, apo! Paano yan? Kailangan na natin pumanhik para makapamitas na tayo ng mga dahon.
Kailangan mabigyan natin kagad ang mga kababaryo natin bago pa man sumapit ang pagkagat ng dilim. Ngunit nang aakto na sanang lalabas sina Lolo Ipeng at Rako, nang walang ano-ano'y sinenyasan sila ni Lola Puring na huwag munang kikilos at tahimik lang muna sila. Pabulong silang nag-usap. Shhh! Huwag muna kayong mag-iingay. May napansin ako mga aninong umaaligid dito sa kubo. Totoo ngang pati umaga eh nakakagala na rin sila. Ipodyo talaga mga aswang yan ha. Nagiging matinik na sila. Rako, apo. Pakiramdaman mo yung mutsa mo at baka may iutos na sa'yo na dapat gawin sa sitwasyon natin ito. Sumunod naman agad si Rako. Kinapa niya ang mga botelya sa kanyang pamulsahan at pinakiramdaman yung maigi. Pumikit pa nga siya ng mariin. Agad na nagmulat namang mata si Rako matapos siyang makatanggap ng instruksyon mula sa kanyang mutsa. Ayun, Lolo. Kailangan nating mamitas ng daon ng tanglad. Tigiisa lang tayo, ha? Dali-dali namang namita si Lolo Ipeng ng tatlong kumikinang na mga daon ng tanglad at kaagad na binigyan si Rako at Lola Puring. Alerto po kayo at lalabas tayo, Lolo Ipeng, Lola Puring. Alam niyo na kung paano natin gagamitin ang dahon, ha? Ipangampas natin sa ere kung saan inaakala nating naroon ang aswang base sa kanilang anino. Lakasan niyo ang inyong loob, ha? At ayun na nga, sabay-sabay silang lumabas ng silong. Nagulat pa nga sila nang bago sila tuluyang makalabas ay may mga dumungaw pang nagbabagang mga mata sa harapan nila. Namputya! At nakalitaw na rin ang kanilang mga mata! Sige lang at pag-aampasin ko kayong mga mata kayo. Tingnan natin kung hindi mga bulag kayo sa haple. Pinaghahampas nga nila Lolo Ipeng, Lola Puring at Rako ang nagsipagdungawan na nagbabagang mga pulang mata ng mga aswang. Natamaan ng iba at talagang napaatungal ang mga ito sa apding naramdaman. Umusok pa nga ang mga ito at nagsimulang tumakbo palayo ang kanilang mga anino. Ang iba naman ay maliliksi at mga nakaiwas, ngunit nag-abang pa rin sila sa labas ng silong. Pinaghahampas ni na Lolo Ipeng, Lola Puring at Rako ang nagsisidungawan na nagbabagang pula ng mga mata ng mga aswang di anino. Natama ng iba at talagang napaatungal ang mga ito sa hapding naramdaman. Umusok pa nga mga mata ng mga ito at nagsimulang tumakbo palayo ang kanilang mga anino. Ang iba naman ay maliliksi kaya nakaiwas. Ngunit nag-aabang pa rin sila sa labas ng silong. Lolo Ipeng, Lola Puring, uulitin ko. Alerto kayo paglabas natin, ha. Ihampas-ampas kagad ninyo sa palibot ninyo ang hawak na daon ng tanglad. Huwag niyong hahayaang mabitiw ninyo ang daon. Kung hindi, malalapa kayo. Paglabas sa paglabas nga nila sa silong, ay tumuwid kagad sila ng tayo at paikot na inihampas ang hawak nilang makapangyarihang mga dahon ng tanglad. Dahil sa aksyon nilang yoy, galit na sabay-sabay na nagsiatungal ang mga aswang. Ang sumunod na nangyari na hindi inaasahan ni Rako ay unti-unting nawala sa ere ang nagbabaga mga mata ng mga aswang. Pati ang kanilang mga anino ay nagsimula ring unti-unting mawala. Tanging mga atungal at singasing na lang nila ang natira. Lagot tayo, Rako, apa. Biglang nawala pati mga anino nila. Mahihirapan tayong kalabanin sila dahil hindi natin alam kung nasa na sila banta. Ituloy niyo lang po ang paikot ng paghampas ng daon, Lolo. Yun ang utos sa akin ng mutya ko. Lola Puring, huwag kang iinto, ha. Ay, ano ba yan? Hanggang kailan naman natin ito gagawin? Medyo nahihilo na ako eh. Tiis lang muna, Lola Puring. Palagay ko'y dahil din siguro yan sa pagiging kalahati ninyo. Ay, huwag mong sambitin yun, iho. At baka, ay sige na, matitis ko naman siguro ito. Walang ano-ano sa kakaikot nila habang inihahampas sa hangin ang hawak nilang mahabang dahon ng tanglad ay may kung anong transparent na usok na nabubuong nakapalibot sa kanilang mga katawan. Tamang-tama namang bigla na lang silang sinugod ng mga aswang na naging invisible na nga pati ang mga anino. Kitang-kita nila ang pagguhit ng matatalas sa mga kuko ng mga aswang sa transparent na usok na bumabalot sa kanila.
bunga nito'y lalo pang tumindi ang galit na pag-atungal ng mga aswang. Samantala, huminto na sa pag-ikot si Narako, Lolo Ipeng at Lola Puring. Si Lola Puring ay medyo napapasuri pa na parang lasing dahil sa hilo. Napaalalay tuloy sa kanya si Lolo Ipeng. Puring, kaya mo pa ba? Sabihin mo lang at aalalayan ka namin ni Rako. Ngunit hindi kagad nakasagot si Lola Puring. Paano'y sinugod na naman sila ng di nakikitang mga aswang? Matitinding kalmot dito, kalmot doon ang natanggap nila. Pero hindi sila tinatablan dahil sa transparent na usok na bumabalot sa kanila. Yun ang nagsisilbi nilang proteksyon. Natumba-tumba rin sila dahil sa malakas na impact ng padambang kalmot ng mga aswang. Pero dahil sa mga hawak nilang mahahabang dahon na inihahampas-ampas nilang muli sa hangin, ay hindi sila magawang tuluyang malapa ng mga aswang. Hanggang sa may isang tsempong nahampas si Rako. Bunga nito'y kagad nahantad ng aswang na yun. Talagang sobrang nakakatakot at nakakadiri pala ang itsura nito. Kulay pulang parang duguan ang balat nito. Tadtad ng matutulis na mga ngipin ng bunganga. Sobrang iitim at tatalas ng mahahabang mga kuko kapwa sa mga daliri sa kamay at mga paa. At ang balat ay makulubot at naglalangis. Susugod sana ulit ang aswang na yon, ngunit nang mapansin itong lantad na ito, ay agad itong parang nauulol na napaatras. At dahil nasikatan ito bigla ng araw sa anyo nitong aswang, ang sumunod na nangyari umusok ang buong katawan nito. Napalakas ang atungal nito nang ito'y unti-unting naagnas hanggang sa maging abo. Dahil sa nasaksihan nilang yon, ay talagang natakot ang mga aswang di anino. Bunga nito'y galit na nagsalita ang isa at inutusan ng mga kasama na magsiatras. Para makasigurong nag-atrasan nga ang mga aswang, ay sinubukan pa ni Narako at Lolo Ipeng na hampas-hampasin ang hangin sa kanilang palibot at sa banda paroon at dito. Ngunit wala na silang naririnig kahit mahinang singasing o paghinga ng mga aswang sa paligid. Kaya naman, nang makasigurong ligtas na sila'y binalikan nila si Lola Puring at inilalayan hanggang sa makapasok ulit sila sa kubo. Eksakto namang pagkapasok nila sa loob ng kubo at mapaupo si Lola Puring sa upuang naroon, ay nagulantang sila nang makarinig sila ng sunod-sunod na mga sigawan mula sa buo nilang baryo-baryuhan. Gulat na nagkatinginan si Lolo Ipeng at Rako. Aba, tungkol ngayon, bakit nagsisigawan ang mga tao sa labas? Naku, baka yung mga aswang kanina lo na nagsipag-atrasan. Ang mga kababaryo natin ang binalingan nila. Nako, damuhong mga aswang na mga yon. Kailangan natin silang tulungan na po. Buti tayo at may hawak na makapangyariang dahon ng tanglad. Itaboy uli natin ang mga aswang na yon. Mas mainam kung mapapatay natin sila tulad ng nangyari sa isa sa kanila kanina. Tada na! Pero biglang natigilan si Lolo Ipeng nang maalala ang kalagayan ni Lola Puring. Hindi ka pala pwedeng sumama, Puring. Maiwan ka muna namin dito ng apo ko. Sandali at may ibibigay ako sa iyong pangontra para hindi ka malapitan ng mga aswang di anino rito. Kumuha si Lolo Ipeng ng mga botelya ng herbal na mga langis na pangontra sa mga aswang at ibinigay niya ang ilan kay Lola Puring. Ngunit pagbalik niya ay biglang nawala sa paligid si Rako. Aba, nasa na pala, Puring, yung apo ko? Nauna na bang lumabas? Hindi ka, Ipeng. Nandun siya sa silitulugan ninyo. May kukunin daw siya ron. Sakto namang palabas na ng silid si Rako. May daladala siyang isang bungkus ng kumikinang na mga dahon ng tanglad. Oh, apo. Bakit kay rami naman ng mga dadalhin mong mga dahon? Ay, oo nga pala. Kailangan din nga pala nating mabigyan niya ng mga kababaryo natin. Nang sa ganun eh, madali lang natin maitaboy ang mga aswang di aninong mga yon. Ang tanim pala nilang tanglad na mula sa bulaklak ng mutsang tanglad, kahit patuloy na bawasan ng mga dahon ay agad-agad itong inuusbungan ng mga bago.
Kaya naman ay hindi na sila mauubusan ng supply nito. Makapangyarihan ang mga ito, Lolo, dahil galing sila sa mutya mismo. Ayon sa mutya ko'y nagtatagal raw ang mga ito. Di tulad ng karaniwang dahon ng tanglad na madaling matuyo at mawalan ng bisa. Hindi na natin problema ang maubusan ng tanim na tanglad. Hinati ni Rako ang bungkus ng mga dahon sa dalawa at ibinigay ang kalahati sa kanyang Lolo Iping. Ito po, Lolo. Ati tayo sa pamumudmod habang tinutulungan natin ang mga kababaryo natin sa pagtataboy ng sumasalakay na mga aswang. Ayan. Sige, ayos na po. Lumabas na tayo kaagad at baka marami sa mga kababaryo natin ang maalapan ng mga aswang. Ngunit bago sila tuluyang lumabas ng kubo ay iniwanan muna ni Lolo Iping si Lola Puring ng ilang makapangyarihang dahon. Ito pala, Puring, ha? Dagdag sandata mo yan. Isasara namin itong pinto paglabas namin at huwag na huwag ka munang lalabas. Ay, siya nga pala. Alam mo na kung paano magpalabas ng proteksyon sa palibot ng katawan mo gamit yung mahiwagang mga dahon. Kapag sa tingin mo ay kaya mo nang umikot-ikot ulit, ay gawin mo na lang ng dahan-dahan. Oh, anak ka, Iping. Ako nang bahala sa sarili ko. Kung kinakailangan kong gisingin ulit ang pagkaaswang ko ay gagawin ko. Saka may naisip din akong ibang paraan. Eh, ano naman paraan? Sige na, Kaiping. Lumabas na kayo. Hindi nyo ba naririnig? Lumalakas na lalo ang hiyawan ng mga tao sa labas. Dali na. Tulungan nyo na sila. Saka ko nasasabihin sa inyo ang naisip kong paraan. Wala nang ang nagawa ang maglolo kundi ang magmadaling lumabas ng kubo at iwanan si Lola Puring. Nang marinig nga nilang hindi na lang basta nagsisigawan ng mga tao kundi nag-iiyakan na rin, ay nagbanta si Lolo Iping. Pumanda kayo mga aswang kayo! Nariyan kami ng apo ko! Tignan natin kung may panama kayo sa makapangyarihan namin mga dahon ng tanglad! Apo, tara na! Ang unang bahay na napuntahan nila'y may isa na roong nalapa at dugo ang nakahandusay sa lupa. May isa ring lalaking sugat at duguan pero buhay pa. Tatlong pamilya ang nagsama-sama roon, kaya tatlong dahon lang din ang karaniwang tanglad ang nagsisilbi nilang panlaban. Agad dinagisa ni Rako ang ilang kalalakihan ng dala nilang makapangyarihang mga dahon ng tanglad. Magmandali po kayo! Iampas-ampas po nyo yan sa paikot ng walang tigil hanggang sa magkaroon kayo ng proteksyong usok sa palibot ng katawan ninyo. Makapangyarihan po ang mga daong yan at hindi natutuyo. Bawat aswang na maampas nyo niyan ay malalantad at malulusaw sa sikat ng araw. Kung sa gabi naman, hindi na sila makakabalik pa uli sa pagiging hindi nakikita. Samantala, ang mga kababaihan naman at mga bata na sama-samang nagkukumpulang nag-iiyakan sa gitna ay mabilis na nilagyan din ni Rako at Lolo Iping ng proteksyong transparent na usok. Paikot nilang hinampas-ampas ang hangin hanggang sa lumitaw ang hugis dome na proteksyong usok. Ayan, ayos. Pwede na tayong lumipat sa ibang bahay po. Pwede na natin silang iwanan. Ayang kaya na nila ang pakikipaglaban dahil nabigyan na natin sila ng mahiwagang dahon. Binalingan kapagkuhan ni Lolo Iping ang mga nabigyan nila ng makapangyarihang mga dahon. Pag-usayan ninyo ang pakikipaglaban ha. At dahil may mga proteksyon na rin kayo, ay pwede na rin kayong lumabas na kasama namin at tumulong sa amin sa pamumudmod ng mga dahon na ito na dala namin. Tama po. Nakita naman po ninyo kung paano ginawa namin para makapagpalabas ng parang dome na proteksyon. Ganun lang din po ang gawin nyo sa mga kababaryo natin, ha? Ituro na rin ninyo kung paano magpalabas ng proteksyong usok sa palibot ng katawan. Ihaampas-ampas lang ang makapangyarihang dahon ng paikot ng walang tigil hanggang sa lumitaw na ang proteksyon. Pero may isang nagtanong kung paano raw ang mga nasugatan. Baka raw may magawa pa para sila ay mapagaling. Ay, oo nga po pala. May nasugatan kayong kasama dito. Nilapitan ni Rako ang isang lalaking nasugatan at duguan. Isinagawa niya ang bilin ng kanyang mutya ng mismong oras na yun. Ang ginawa niya ay idinikit lang niya ang hawak niyang makapangyarihang dahon ng tanglad sa mga kalmot na sugat ng lalaki. At oras mismo ay unti-unting naghilom ang mga ito.
Tuwang-tuwang namangha ang mga nakakasaksi. Ganito lang din po ang gawin nyo sa mga kababaryo nating madadat na ninyong nasugatan, ha? Ang mga namatay na ay wala na po tayong magagawa sa kanila. Kaya kumilos na po tayo ng mabilis bago pa maraming mapatay ng mga aswang. At sama-sama na nga silang lumabas para labanan ang mga aswang na nagsitakas mula sa unang bahay. Mga natakot. Palibhasa sa pagdating ni Narako at Lolo Ipeng. Ngunit ang ilang lalaki ay nagpaiwan para may magtanggol pa rin sa mga maiiwang mga bata at kababaihan. Lalo pang tumindi ang naganap na labanan sa pagitan ng mga aswang di Anino at ng mga taga-baryo sa pangunguna ni Narako at Lolo Ipeng. Ito'y dahil sa nagdatingan na rin pala ang ibang mga aswang di Anino. Inayupak talaga mga aswang na yan, ha? Talagang naglabasan pa sila lahat. Huwes, isa-isa pa rin kayong malalantad. Saka may mga proteksyon din kami. Tingnan natin kung hindi kayo magsiatrasan. Ang yabang mo naman, Lolo. Dahil dyan eh, kailangan mo lalong galingan, ha? Alerto po kayo palagi. Malamang pag initan kayo ng mga aswang dahil dyan sa mga pinagsasabi ninyo. Ayos lang po. Ganun talaga. Proud lang ako dahil sa iyo. Piruin mo, may makapangyarihan akong apo. Samantala, habang patuloy na ipinamumudmod ni Narako at Lolo Ipeng ang makapangyarihang mga dahong dala nila, at habang tumutulong sila sa pakikipaglaban sa mga aswang, si Lola Puring naman ay wala na sa kubo ni na Lolo Ipeng. Kung saan siya pumaroon ay walang nakakaalam. Pero bago sumapit ang takip silim, ay muling lumitaw si Lola Puring sa loob ng kubo ni na Lolo Ipeng. Parang magic ang bigla niyang paglitaw. Doon mismo sa dati niyang pinag-uupuan. Pagkalitaw na pagkalitaw pa niya'y namutawi ang kakaibang ngisi sa kanyang mga labi na parabang may inililihim na balak. Sakto namang pagkalitaw ni Lola Puring ay siya namang pagdating ni na Lolo Ipeng at Rako. Halatang pagod na pagod silang dalawa. Oh, narito na pala kayo maglolo. Kumusta ang pakikipaglaban ninyo sa mga aswang? Naitaboy ba ninyo silang lahat? May mga napatay ba kayo? Ayun, Puring. Marami rin naman kaming napalantad at napatay. Naging mga abo sila. Pero mas marami sa kanila ang nagsiatrasan. Hakalaga namin eh, lalo pang titindi ang pakikipaglaban namin ngayong paggabi eh. Pero katakatakang hindi sila nagtuloy-tuloy. Natakot po siguro sila dahil halos protektado tayo lahat, Lolo, ng puting usok. Pero tama lang po na sinabihan natin ng mga kababaryo natin na huwag pa rin pakampante ngayong gabi. Baka kasi pabigla silang muling sumalakay eh. Ay nako, hindi na muna siguro sasalakay yung mga aswang na yon. Malamang na magpulong-pulong ang mga yon para makagawa sila ng paraan kung paano kukontrahin ang mga proteksyon ninyo. Natin pala. Malamang sa malamang, ganun nga ang gagawin nila, Puring. Pero teka, ayos ka lang ba? Hindi ka na ba nahihilo? Ay, hindi na, Kaipeng. Nag-inerte na lang talaga ang katawan ko kanina. Pero ngayon, wala na akong problema. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, baka naman pwedeng ikaw na muna ang maghanda ng panghapunan natin. Alam mo na, masyado kaming napagod ng apo ko eh. Kailangan naming magpahinga saglit para naman bumalik ang gana namin bago kumain. Ay sige, Kaipeng, walang problema. Magsipagpahinga na kayo sa silid ninyo at ako nang bahala. Masiglang nagtungo sa kusina si Lola Puring. Sina Lolo Ipeng naman at Rako ay nagtungo na sa kanilang silid tulugan para sana magpahinga saglit. Ngunit si Rako ay napapasimangot. Kanina pa siya halatang medyo nahihiwagaan sa inaasta ni Lola Puring. Lolo Ipeng, wala ba kayong napapansin kay Lola Puring? Ha? Bakit? May kakaiba ka bang napapansin sa kanya? Opo, Loy. Parang may kakaiba po sa kanya eh. Ay nako, ayan ka na naman na po sa pagdududa mo kay Puring eh. Saka ano ba kasi ang napapansin mo? Wala naman akong kasing napapansin sa kanya. Eh kasi Lo, bakit parang kakaiba ang sigla niya? Ngayon ko lang siya nakita na ganun kasigla eh.
Pati kislap ng mga mata niya, medyo kakaiba talaga, lolo. Kasi hindi ko nga siyang minamataan kanina habang nag-uusap kayo. Kakaibang kislap sa mga mata niya? Ay nako, apo. Baka napapansin na niya ang kagwapuhan kong taglay. Masaya lang siguro yung tao at nakabalik tayong ligtas at ni walang kagalos-galos. At saka, baka yun ang epekto sa kanya ng makapagyari ang dahon ng taglad na ibinigay natin sa kanya. Baka naging hiyang na niya. Yung pa nga po, lolong, ipinagtataka ko eh. Nasaan na po yung mga ibinigay nating makapangyari ang mga dahon ng tanglad sa kanya? Ni isa po sa may upuan niya kanina, wala akong nakitang dahon. Pati yung mga botelya ng mga pangontrang langis na ibinigay niyo, parang wala na sa kanya eh. Ha? Talaga ba, apo? Hindi ko yata napansin yun ah. Ay, teka. Pasimpleng nagpunta ulit sa may sala si Lolo Iping at ininspekta nga sa bandang pinagupuan ni Lola Puring. Hindi pa nakontento ay nilibot na rin niya ang paligid kung saan wala roon si Lola Puring. Sinilipan niya ang matandang babae sa kusina at napapakamot na lang ng ulo. Makaraan ay bumalik si Lolo Iping sa silid nilang maglolo. Ano lo? May nakita ba kayo? Tama ka, apo. Nawawala nga mga ibinigay natin sa kanya. Isa naman kaya napunta mga yon. Saka kanina sa kusina eh, nang sinilip ko siya sa kanyang ginagawa. Tama ka naman, may kakaibang ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan na po, pero parang pang ibang tao siya. Biglang kinabahan na maglolo sa kanyang mga napansin kay Lola Puring. Kaya naman ay napakapasira ko sa mga botelya ng kanyang mga mutyang bulaklak ng tanglad. Makaraan ay mariin siyang pumikit at pinakiramdaman ito. Ang sumunod na nangyari, nahulog sa mahimbing na pagtulog si Rako. Siyempre ay nagulat si Lolo Iping, pero napagtanto niya kaagad kung ano ang nangyayari kay Rako. Kaya naman ay alerto niyang inilak ang pinto ng kanilang silid at binantayan ng kanyang apo habang hinihintay ang muling pagbabalik ng malay nito. Napadpad si Rako sa mundo ng mga panaginip. Sa panaginip niya ay bumungad kagad ang kanyang mga magulang kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. Nako, Rako anak, mabuti tumidlip ka. May masamang balita kami sa inyo ni Tatay Iping. Masamang balita? Ano po masamang balita, inay? Mag-iingat kayo ng lolo mo, anak. May aswang na impostor kayong kasama. Talagang nagulat doon si Rako. Po? Impostor? Paano pong impostor? Yung kasama ninyong si Lola Puring ay isang impostor na aswang anak. Hindi siya ang totoong Lola Puring mo. At eto pala si Leonida anak. Siya ang apo ni Lola Puring. Nararamdam niya kung nasaan ngayon ang totoong Lola Puring niya. Nasaan po si Lola Puring? Sinugot ni Leonida ang tanong ni Rako. Ayon dito ay bumalik na raw ang Lola Puring nito sa baryo kung saan ito naninirahan. May kung anong inihahanda raw si Lola Puring sa tulong ng mga dahon ng tanglad at mga pangontrang langis na ibinigay rito ni Rako at Lolo Iping. Basta para raw sa pakikipaglaban sa masasamang purong lahi ng mga aswang dianino ang inihahanda nito. Hindi lang daw si Lola Puring ang sangkot. Kasama raw dito ang mga kaanak nilang hating tao at hating aswang dianino. Ganun po ba? Ano pong ihahanda ni Lola Puring? Sumagot muli si Leonida. Sa ngayon daw ay wala itong ideya sa kung ano ang pinaplano ng kanyang lola. Naramdaman lang daw nito ang ginagawa ni Lola Puring pero hindi nito sigurado kung ano. Sinusubukan din daw nitong makipag-usap kay Lola Puring sa pamamagitan ng panaginip ngunit hanggang ngayon daw ay hindi pa ito naiidlip. Rako, anak, panahon na siguro para gamitin mo ang isinalin sa iyo ng iyong inay. Nakakayahan niya. Kailangan mo nang manggaya ng katauhan ng iba. Kailangang lituhin natin ang impostor ni Lola Puring na kasama ninyo ngayon ni Lolo Iping mo. Oo nga po pala, pero paano ko po ba pagaganahin yun, inay? Kailangan mo lang mag-concentrate, anak. Isipin mo lang kung sino ang gusto mong gayahin. Tapos isipin mo na kunwari ay ikaw na siya at presto, magiging ikaw na siya.
Automatic mong magagaya lahat, pati paraan niya ng pagsasalita at pagkilos. Subukan mo na ngayon, anak, para pagbalik ng malay mo ay nasa ibang katauhan ka na. Pero ikaw, nasa iyo pa rin naman kung ano ang palagay mo na magandang gawin at kung sino ang dapat mong gayahin. Sandali munang nag-isip si Rako. Sino nga ba ang dapat niyang gayahin ng pagkatao? Ang lolo Iping niya? Ang lola Puring niya? Kapag kwan ay may naisip siyang itanong. Eh inay, kung sakali bang gayahin ko ang sarili ko, ano po mangyayari? Natigilan naman si Marcel sa tanong na yon ni Rako. Halatang hindi nito alam ang sagot. Ha? Hindi ko pa nasusubukan ng ganyang anak. Ikaw, pwede mo nang subukan ngayon para malaman natin kung ano ang kalalabasan. At sinubukan nga yon ni Rako. Nag-concentrate siya tulad ng instruction sa kanya ng kanyang inay. Sa gulat nilang apat, ang nangyari naging dalawa ang katauhan ni Rako. At lalo pa silang nagulat nang ang impostor niya'y naglabas pa ng isang kopya nito. Ala, anong nangyari, inay? Bakit naging tatlo ako? Ibig sabihin niyan ay namana mo nga ang kakayahan ko, anak. Tapos ay sinalinan pa kita, kaya siguro naging doble ang kopyang katauhan mo. Ayos, anak. Maganda yung ganyang doble-dobling kakayahan mo. Gamitin mo sana sa matalinong paraan, ha? Pero ang tanong, anak, kaya mo ba silang maniobrahin sa isip? Saka nararamdaman mo ba sila? Walang ano-ano, bago pa man makasagot si Rako, ay biglang nagsipagsalita ang mga kopya ni Rako na parabang may sariling isip ang mga ito. Sabi ng isang Rako ay hindi na raw sila kailangang maniobrahin dahil may sarili daw silang isip na nakapattern sa isip ni Rako. Sabi naman ng isa'y mararamdaman pa rin sila ni Rako at mauutusan kung kinakailangan. Pati raw si Rako ay mararamdaman din daw nila. Konektado pa rin daw sila sa isa't isa. Wow! Hanip pa na ka. Parang tatlo na rin ang anak ko. Eh, yung kapangyarihan niyo pala, pare-pareho rin? Sabay na tumango ang dalawang impostor ni Rako na siyempre'y labis na ikinatuwa ni Marcel at Arando. Ang galing, anak. Pero naisip ko pala, baka tulad mo ring may kakayahan silang maging impostor ng iba. Sumagot ang isang impostor ni Rako. Sabi nito'y oo raw. May kakayahan na rin silang maging impostor ng iba. At ang sabi naman ng isa pang impostor ni Rako, yun nga lang daw ay hindi magiging doble ang pipiliin nilang maging impostor. Isa lamang daw ang kopyang kaya nilang gayahin. Wow! Ayos na ayos, anak. Napakastig ng bago mong abilidad, ah. Kaya pag-isipan mong maigi kung paano mo sila higit na magagamit laban sa tingin mo'y nilulutong pa ka na ng mga aswang di anino, ha? May naisip ako, inay, itay, na kailangan kong ipagaya sa isa sa mga impostor kong ito. Ano, anak? Sabi mo nga sa amin ng inay mo, para kung sakali eh, baka may mas mamungkahi din kaming mas magpapaigi pa sa naisip mo. Kailangan makakopya tayo ng isang aswang di anino, itay. Tapos, siya ang uutusan kong tiktikan kung saan nagkukutang mga aswang at para malaman din natin ang tungkol sa kanilang hari o pinuno o leader nila. Tama, anak. Napakatalino mo talaga. Wala akong masabi, anak, ha, kundi approved na approved sa akin yan. Pero problema pa rin natin yung impostor ni Lola Puring mo, anak, na kasama ninyo ngayon. Tapos, si Lola Puring din mismo, kailangan makipag-ugnayan tayo sa kanya dahil wala siyang alam sa mga kakayahan mong ito, anak. Isa pa pala, hindi basta-basta matatablan ng pangontrang mga langis ang impostor na yon dahil nga nasa ibang katauhan siya at wala sa talagang katauhan ito. Sa puntong ito'y sumagot si Leonida. Saad niya'y siya na raw ang bahalang magsabi sa lola po rin nito ng lahat. Ngayong gabi raw mismo, kapag nakatulog na ito ay dadalawin daw agad nito si Lola Puring sa panaginip. Ayos, Rako, anak. Ano, kaya mo na? Ano nang plano mo ngayon? Timbangin mo sanang maigi ang lahat, anak, ha? Kairami mong pwedeng gamitin. Meron ka ng mga impostor na kaya ring manggaya ng katauhan ng iba. May mutya ng tanglad ka at nandyan pa ang nilulutong plano ng Lola Puring mo. At may naisip pang itanong si Rako.
Eh, kayo po pala, inay, itay, baka pwede ko pong palabasin ang espiritu ninyo sa loob ng mutya ko. Ubra po kaya yon? Yun lang anak, hindi uubra. Kung ubra eh, noong pasana namin ginawa ng inay mo. Hanggang dito na lang talaga kami sa panaginip mo. Dito ka na lang namin masasabihan ng mga dapat mong gawin. O sige na anak, kailangan mo ng pag-isipan ng lahat. Hindi na tayo pwedeng magtagal pa. Baka kung ano nang mangyari sa lolo ipeng mo at sa katawan mo kung magtatagal ka pa dito sa panaginip mo. Alalahanin mong kasama nyo sa kubong impostor na aswang. Kailangan mo nang gumising. Oo nga pala, masyado na tayong nagtatagal. Basta, may tiwala kami sa iyong titimbangin mong maigi ang mga bagay-bagay at makakaisip ka pa ng dapat mong gawin depende sa sitwasyon. Sige po, inay, itay, Ate Leonida, maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong nyo, ha? Gagawin ko po ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ninyo. Napangiti sina Marcel, Arando at Leonida. Maluhaluhang nagyakapan pa silang lahat bago tuluyang nagpaalam si Rako. Sige na anak, basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin ng iyong inay. At siya nga pala, pwede mo na pala kaming konsultahin ang hindi na kailangan sa panaginip pa ha. Basta bulungan mo lang ang mutya mo na gusto mo kaming makausap. At tuluyan na ngang pinabalik ni Rako ang kanyang malay mula sa pagkakaidlip. Nagulat pa si Lolo Ipeng ng pagbalik na pagbalik ng malay niya'y bigla nang lumitaw sa tabi niya ang dalawa niyang impostor. Hindi makapaniwalang napatayot napatras si Lolo Ipeng. Pabulong niyang tinanong si Rako. Apo, ano itong nangyayari, Rako? Bakit naging tatlo ka na? Alin dyan ang tunay na ikaw? Pabulong ding sumagot si Rako. Siyempre ay alam nilang may kakaiba sa kasama nilang si Lola Purinkuno. Alin pa ba, Lolo? Siyempre ako ang tunay. Ako na nakahiga dito sa katre. Yang dalawa po ay galing sa kakayantong isinalin sa akin ni inay. Nadoble ang kakayan ko kaya dalawa din ang lumitaw na impostor ko. Ay, ganun ba? Pero paano natin itatago mga yan? Baka kung anong isipin ng Lola Puring mong mukhang ibang tao naman. Huwag ka mag-alala, lo. Akong bahala. May kakayan din ng mga impostor ko na mga yan na manggaya ng katauhan ng iba. Saka, siya nga pala, Lolo. Ipinaalam sa akin din na inay at itay na impostor daw na aswang tong kasama natin si Lola Puring kuno. Eh, nasa naman yung totoong Lola Puring mo? Bumalik po siya sa baryo nila, Lolo. May pinaplano po siya. Nakausap ko na po yung apo niyang si Ate Leonida. Siya na raw po ang bahala magsabi kay Lola Puring ng tungkol dito sa mga impostor ko. Saka, anuman ang gawin natin ay ipapaalam po rin kay Ate Leonida sa pamamagitan ni Naitay at Inay. Napatango-tango na lang si Lolo Ipeng sa paliwanag ni Rako. Ayos kung gano'n na po. Astig ang mga nangyayari. Hindi ko talaga lubos maisip na nasa ganitong sitwasyon tayo ngayon. Pakiramdam ko eh, nananaginip ako, apo. Ako din nga po, Lolo. Pero siyempre, kinakabahan din ako. Hindi pa rin kasi natin kabisado yung impostor ni Lola Puring eh. Saka, may isa pa akong binabalak na hindi ko alam kung ano kaya ang kahihinatnan. Kailangan natin pag-isipan ng bawat gagawin nating akbang, Lolo. Ay, oo naman na po. Kaya bilib talaga ako sa iyo sa paraan mo ng pag-iisip. Abay, daig mo pa mga matatanda. Ang layo mo rin sa itay mo noong siya pa ay may mutya. Nakulo, huwag mo kaming pagkumparihin ni itay. Isa pa eh, sa kanya rin naman ako nang galing eh. Kung ano man ako ngayon, eh galing ako sa inyong lahat ni nainay, itay, at kayo po ni Lola. Ikaw sa bagay nga. Ay siya, ano na pala ang gagawin natin na po? Mamaya lang eh, baka katukin na tayo ng impostor ni Puring. Ganito lo, makinig kayong maigi. Tinawag din ni Rako ang dalawa niyang impostor at nagpulong sila. Inutusan niya ang isa na gayahin si Lolo Ipeng. Yung isa naman ay manatili munang kamukha niya. Magpapanggap sila bilang ang tunay na Rako at Lolo Ipeng. Eh, paano tayo, apo? Tatakas tayo, Lolo, ng palihim. Iisa-isay natin ang impostor ni Lola Puring. Yung dalawang impostor ko ay may mga sariling isip yan. Sila na ang bahalang makisalamuha at obserba ng impostor ni Lola Puring.
at kaya nila yung ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa akin. Konektado pa rin naman ang mga isip namin at mga pakiramdam. Aba, ayos kung ganon. Eh, saan naman tayo pupunta pagkatakas natin? Hindi na problema yun, Lo. Ang dami nating kapitbahay at kilala naman nila tayo. Habang nag-uusap-usap pa sila, walang ano-ano'y kinatok na nga sila ng impostor ni Lola Puring. Kaya naman, ang ginawa ni Narako at Lolo Ipeng ay dali-dali silang nagtago. Dahil may butas ang sahig ng kanilang silid kung saan sumuot ang tumubong tanim nilang tanglad, ay doon sila dumaan at sa silong sila nagtagong maglolo. Amang tama, Apo. Madali na lang tayo makakatakas palabas mula rito sa silong. Nagmasid-masid muna si Rako sa labas at baka may gumagalang aswang di anino. Nang maalala niyang pati anino na nga rin pala ng mga aswang ay hindi na rin nakikita at naisipan ni Rako na konsultahin ang kanyang mutya kung ano ang dapat gawin tungkol doon. Kinapa niya ito at pinakiramdaman. Ayon sa kanyang mutya, para malantad sila ay kailangan lang nilang maghagis ng isang bulaklak ng tanglad sa bawat pagkakataon. Kapag walang lumantad, ibig sabihin ay walang aswang sa paligid. Namutol muna si Narako at Lolo Ipeng ng ilang dahon ng tanglad bago nila tinangkang walang ingay na umusad palabas ng silong. Naghagis agad ng isang bulaklak ng tanglad si Rako pagkalabas na pagkalabas nila at inihanda ang mga hawak nilang dahon ng tanglad para kung sakali. Ngunit walang kahit na isang aswang na lumantad sa paligid. Walang mga aswang na gumagala ngayong gabi, Lo. Nakapagtataka naman yata ito. At kakaiba rin. Kailangan pa rin nating maging alerto, Lo, ha? Palagay ko eh, may nakahanda silang ibang paraan ng pag-atake. Eh, malamang nga, Apo. Siguro gabi ngayon ang mga impostor nila. Hindi kaya tinitiktikan nila ang bawat bahay? Pwede, Lolo. Pero madali lang silang mauhuli kung marami silang magsasagawa ng ganun eh. Saka, bakit ngayon lang sila ganyan? Palagay ko, Lolo. Tayo lang talaga ang pakay nilang tiktikan dahil tayo ang may mutya eh. Eh, sa bagay nga, Apo. O siya, halika. Dumiretso muna tayo kina Orlando. Ayan na ang bahay nila, oh. Diyan malalaman na natin kung may impostor din ba sa pamilya nila o wala. Mag-iingat pa rin tayo, siyempre. Magagis ka na lang siguro ng isang butol ng bulaklak ng tanglad pagpasok pa lang natin. Siguro naman eh, malalantad din kung may impostor na aswang sa pamilya nila. Tama ka, Lolo. Kung mas maaga lang natin nalaman yung itinuro sa akin ng mutya ko, di sana'y nadetekta kaagad natin na impostor pala si Lola Puring yung kasama natin sa bahay. O sige, tayo na po, Lolo, kinamang Orlando. Tuloy maya-maya lang eh, papakiramdaman ko na mga impostor natin na naiwan sa bahay. Ngunit nang naroon na sila sa bahay ni Namang Orlando, ay walang impostor na aswang na nadetekta ang palihim na inihagis ni Rako ng isang piraso ng bulaklak ng mutya ng tanglad. Kaya ang sumunod na lang nilang ginawa, matapos silang akayin sa pansamantala nilang magiging silid, ay pinakiramdaman ni Rako ang kanyang mga impostor. Samantala, ay ganito naman ang eksena ng mga impostor ni Rako. Kasalukuyang kausap ang mga ito ng impostor ni Lola Puring. Ano na susunod niyong plano, Kaipeng, Rako? Kailangan niyong nating paghandaan kung anumang inihahandang paraan ng pag-atake ng mga aswang. Eh, kung may kakayaan lang sana ako, Lola Puring, na manggaya ng katauhan ng iba, maganda sana eh. Kaso, mukhang walang ganong kapangyarihan nitong taglay ko mutya. Sa sinabing yun ni Rako ay medyo natigilan ng impostor ni Lola Puring, pero hindi ito nagpahalata. Eh, ikaw Puring, baka naman may abilidad kang manggaya ng katauhan ng iba. Baka pwedeng turuan mo kami. Saka sa palagay mo, posible kayang may mga aswang ding may kakayahang manggaya ng iba? Medyo natigilan na naman ang impostor ni Lola Puring. Hindi ito nakasagot kaagad. Ay, yan ang hindi ko alam, Kaipeng. Hindi naman ako purong aswang di anino. Ay, teka pala. Kalahating aswang at tao pala ako, ano? Lihim na nakatinginan ng mga impostor ni Narako at Lolo Ipeng.
Batid nilang alam na ng impostor ni Lola Puring na kalahating lahi ang nagaya nito. Nalantad na ang pagkakakilanlang ng totoong si Lola Puring. Malamang na paplanuhin na ng mga aswang na hulihin siya sa lalong madaling panahon. Kailangang maipaalam kagad nila yon kay Lola Puring. Para naman yatang nakalimutan mo, Puring. Baka naman may iba ka pang alam tungkol sa mga aswang di Adino. Eh sabihan mo naman kami para matalo na natin sila. Baka alam mo ang sekreto kung bakit biglang pati ang anino nila eh, hindi na luminitaw sa liwanag. Nako, kahit pilitin pa ninyo ako, Kaipeng, wala na talaga akong alam. Eh, kumusta ba ang mutya mo, Rako? Ano pa ba ang kaya nitong gawin? Saka pwede ko bang makita? Lihim na muling nakatinginan ng mga impostor ni na Lolo Ipeng at Rako. Teka po, Lola Puring, bakit mo gusto makita ang mutya ko? Tandaan mo po na kalahating aswang ka. Isa pa po, hindi to pwedeng mahawakan ng kahit na sino. Mapapaso ang sino mong makakahawak dito, lalo na't hindi punong tao. Ay, hindi ko naman hahawakan, iho. Ipapakita mo lang naman sa akin. Ako na may tititigan ko lang. Hindi pa kasi ako nakakakita ng mutya ng tanglad eh. Medyo nagdalawang isip pa ang impostor ni Rako kung pagbibigyan ba ang impostor ni Lola Puring o hindi. Bandang huli ay napilitan din itong ipakita ang kopya ng mutya ni Rako. Pasimpleng sinenyasan na lang nito ang impostor ni Lolo Ipeng na maging handa sa posibleng mangyayari. At inilabas na nga ng impostor ni Rako ang kopyang mutya na nasa isang botelya. Ang impostor naman ni Lola Puring ay tuwang-tuwang tinititigan itong maigi. At doon na napansin ng mga impostor ni na Lolo Ipeng at Rako na ang mga mata ng impostor ni Lola Puring ay naglabas ng kakaibang kislap. Saglit din itong naging kulay nagbabagang pula. Pagbalik sa silid ng bahay ni Namang Orlando kung saan naroroon ang totoong sina Rako at Lolo Ipeng, matapos malaman ni Rako ang naganap na usapan ng mga impostor niya at ang impostor ni Lola Puring ay maang na napatitig na lang siya kay Lolo Ipeng. Naku, Lolo, delikado ngayon si Lola Puring. Nadetekta na ng impostor na aswang na isa siyang kalahating tao at kalahating aswang di Anino. Kailangan ko siyang balaan. Tapos, kailangan na rin nating maganda, Lolo, dahil alam kong alam na ng impostor na yon na mga impostor lang din ang mga kasalamuhan niya. Nadetekta rin ito na hindi totoo ang mutyang ipinakita ng mga impostor ko eh. Ay, ganun ba? E di, ano na mangyayari sa mga impostor mo kapag bigla silang sinalakay ng impostor ni Puring? E bago pa man sila makasalakay, Lolo, babalik na kagad sila sa akin. E mabuti naman kung ganon. O siya, balaan mo na si Puring apo bago pa man makagawa ng aksyon ng impostor na aswang na yon. Kinapan ni Rako ang botelya ng kanyang mutya at kinonsulta yon. Tulad ng bilin ng kanyang itay, ay inutusan niya ang kanyang mutya na makausap ang kanyang mga magulang. At tutungang agad niyang nakausap ang tinig ng kanyang mga magulang. Narito kami anak, handang makipag-usap sa iyo. Ano bang may tutulong namin ng iyong inay? Itay, ipaalam niyo nga kay Ate Leonida na nadetektan na ng impostor ni Lola Puring na isa siyang kalahating lahi. Kailangan ipaalam ni Lola Puring sa mga kaanak niya ang tungkol dito para naman hindi sila masalisyan o maisahan ng impostor na yun. Saka para kung ano man ang plano ni Lola Puring, eh hindi masira ng impostor niya. Nako, mabuti naman anak at ipinaalam mo kaagad. Aya mo, agad-agad kong ipapasabi sa inay mo. Ang totoo'y nakikinig siya mismo. Ito nga oh, ipinapaalam na niya kay Leonida. Salamat po itay. Ikaw, kumusta ka naman anak? Kayo ni Lolo Ipeng mo. Ayos naman kami itay. Natakasan po namin ang impostor ni Lola Puring. Ang ginawa ko, inutusan ko ang isa kong impostor na gayahin si Lolo Ipeng at mga impostor namin ang ipinaharap namin sa impostor ni Lola Puring. Kaso po, nadetektan na rin po ng impostor ni Lola Puring na mga impostor din yung kasalamuhan niya eh. Ah, ganun ba? Eh, ano nang plano mo ngayon, anak? Ang susunod ko po saan ng plano ay ang makapanggaya ng kahit isang aswang di Anino lang. Kaso, ang problema,
Paano po ako makakapanggaya hindi naman po sila nakikita. Bakit hindi mo konsultahin ang mutya mo, anak? Konsultahin mo na muna. Saka muna ulit kami kausapin. Ay, sige po. Saka na lang po ulit tayo mag-usap. Saktong naputol ni Rako ang komunikasyon niya sa kanyang itay, ay siya namang may hudyat na bilin sa kanya ng kanyang mutya. Pwede raw niyang samantalahing kopyahin ang katauhan ng impostor ni Lola Puring bago tuluyang bumalik sa kanya ang kanyang mga impostor. Duda si Rako noon at may itatanong sana siya. Pero naisip niyang mas alam ng kanyang mutya ang dapat gawin. Kaya naman ay sinunod na lamang niya ito. Agad niyang sinabihan sa isip ang impostor ni Lolo Ipeng na magpalit at gayahin ang impostor ni Lola Puring. Ngunit hindi na siya kailangan magpakita pa sa impostor ni Lola Puring. Kailangan bumalik na lang ito kaagad sa kinaroroonan ni Rako. Ganun na nga ang nangyari. Nakopya kaagad ng impostor ni Lolo Ipeng ang impostor ni Lola Puring. Agad itong nakabalik sa kinaroroonan ni Rako kasama na mismo ang sarili niyang impostor. Gulat na gulat pa si Lolo Ipeng nang makita niya ang kopya ng impostor ni Lola Puring. Napahigpit ng hawak siya sa dahon ng tanglad at tatangkain na sana niya itong hatawin kung hindi lang siya pinigilan ni Rako. Lo, huwag mo ituloy yan. Yan yung kopya lang ng impostor ni Lola Puring. Yan ang utos sa akin ng mutya ko eh. Ay, ganun ba? Ibuti sinabi mo kagad. Kung hindi, hindi ko talaga tatantanan ng hampas siya. O sige Lo, pakilak nga po yung pinto nitong silid. Baka bigla lang may pumasok dito at maguguluhan lang si Namang Orlando. Napapabuntong hiningang sumunod naman si Lolo Ipeng. Ngayon naman ay hinarap ni Rako ang kopyang impostor ni Lola Puring. Kinausap niya ito. Ikaw, bumalik ka sa totoo mong anyo. Sumunod naman ang impostor at gulat na gulat sina Lolo Ipeng at Rako nang magpalit ito ng totoo nitong anyo. Naging isa itong babaeng aswang na hindi nila kilala. May mga kwintas itong may palawit na mga ngipin at panga ng tao. Nangingitim ang palibot ng nanlalalim nitong mga mata at ang mga ngipin nito'y madilaw na parang maruming keso. Bagarbo ang kasuotan nito na parang isang mayamang ati-atihan. Pwede mo bang ipakilala ang sarili mo? Ayon sa impostor, siya raw ang reyna ng mga aswang di Anino at ang pangalan niya ay Arwina. Siya raw ang pangalawa sa hari na pinakamakapangyariang aswang di Anino. Siya lang daw ang tanging may kakayahang mangopya ng katauhan ng iba na nakikita niya. Nanlaki ang mga matang nakatingin sina Lolo Ipeng at Rako sa kanilang napag-alaman. Reyna Arwina, saan ba kayo nakukuta ngayon? Sandaling natigilan si Arwina na parabang tinatantya kung sasagutin ng tanong o hindi. Mga aswang di Anino rin po kami. Ngunit nangyaring naligaw po kami at napalayo sa kuta. Sumagot si Arwina. Ayon sa kanya'y, sa may kaduluduluang sapa sa bandang norte ng barangay Biko sila ngayon nagkukuta. Naghihintay raw doon ang kanilang hari para sa kanilang alay na puso at laman loob ng tao. Ganun po pala kamakapangyarihan ng ating haring aswang? Sa puntong ito'y parang nakakadetekta na ang impostor ni Arwina at talatang nilalabanan nito ang puwersa na nanggagaya sa kanya. Naramdaman din mismo yun ni Rako na may kung anong nakapapasong enerhiya ang nagsisimulang bumalot sa kanyang pagkatao. Dahil dito, sa takot na baka kung ano na ang mangyari sa kanya, ay agad-agad kinansila ni Rako ang panggagaya sa katauhan ng reyna ng mga aswang di Anino. Bumalik sa kopya niya ang kanyang impostor. Naging tatlo ulit sila. Samantala, ay galit na galit namang nagbalik si Arwina sa kanilang kuta. Nagpupuyos na ibinalita niya sa asawa niyang haring aswang na si Azardo ang tungkol sa ating lahi na si Lola Puring at sa napag-alaman niyang may iba ring katulad niyang may kakayahang manggaya ng katauhan ng iba ngunit hindi aswang di Anino. Ha? Katulad mong nakakagaya ng katauhan ng iba pero walang lahing aswang? Paano nangyari yun, Arwina? Ha? Mukhang may nagbangon nga ng isang makapangyariang tao na makakalaban ko! Ibinalita rin ni Arwina na may nanggaya ng katauhan niya at nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanila.
Nalaman din niya sa pamamagitan ng kanyang enerhiya na isang bata ang nagtataglay ng isang makapangyarihang mutsa ng tanglad at ito mismo ang may kakayahang manggaya. Isang bata? At isang bata lang pala makakalaban ko? Ano naman ang magiging panama ng isang bata lang laban sa katulad kong makapangyarihang haring aswang? Ha! Ngunit binalaan ni Arowena ang asawang haring aswang na ang batang yun ay hindi basta-basta. Hindi nga raw nagtagumpay ang panggagaya niya sa lola po ring nito. Hindi rin daw nito basta malapitan dahil sa talagang malakas ang enerhiya ng taglay nitong mutya. Talaga ba? Kung ganun ay kailangan nating kumilos kagad at unahan sila. Tipunin mo ang lahat nating mga kalahi at paghahandaan natin ang sorpresang pag-atake sa kabakungan. Ikaw naman ay umisip ka ng iba pang paraan kung papaano mo magagamit ang espesyal mong kakayahan para maisaan ang pangahas na batang yon. Ah! Samantala, si Lola Puring naman ay natuklasan niyang binago ng makapangyarihang dahon ng pandan ang kanyang pagkakalahating aswang di Anino. Natuklasan niya ito nung tangkain nga niyang gisingin ang pagkaaswang niya para sana makatulong kina Rako at Lolo Ipeng. Ang nangyari, naging invisible siya at walang aninong nakikita. Pero hindi siya nag-anyong aswang. Pati ang hawak niyang mahabang dahon na tanglad ay naging invisible din. Dahil sa natuklasan niyang ito'y lalong lumakas ang loob niyang ituloy ang plano niya na isangkot ang mga kaanak niyang hating lahi rin laban sa mga purong aswang di Anino. Magiging pantulong ng puwersa sila kina Rako at Lolo Ipeng. Apurang itinuro ni Lola Puring sa kanyang mga kaanak kung paano babaguhin ang kanilang kalahating pagkaaswang sa tulong ng makapangyarihang dahon ng tanglad. Ang totoo'y bago lisanin ni Lola Puring ang kubo ni na Lola Ipeng ay kumuha siya ng sapat na dami ng dahon ng pandan sa kanilang silid at dinala niya ito sa kanilang baryo na naka-invisible din. Mga kaanak, gayon nga ay nabago na tayo ng makapangyarihang dahon ng tanglad. Isa na tayo ngayong bagong lahi at ang layunin natin ay labanan at talunin ang mga purong lahing aswang di Anino. Tutulungan natin ang isang batang may mutya ng tanglad, si Rako, at ang kanyang Lolo Ipeng sa kabakungan. Naituro ko na rin lahat sa inyo kung paano gagamitin sa maraming paraan yung makapangyariang mga dahon ng pandan na ibibigay ko sa inyo. Pero naalala ni Lola Puring na may impostor nga pala siya tulad ng ipinarating sa kanya ng kanyang apong si Leonida. Ay, siya nga pala. May impostor na aswang di Anino palang nanggagaya ng katauhan ka. Nalaman kong mismong Reyna pala yon ng mga aswang di Anino. Ganito, magsusuot ako ng palatandaan para hindi kayo malito. Gagawin kong kwintas ang isang dahon ng pandan at isusuot ko ito. Isa pa, hindi naman siguro na kopya ng isang yon itong bagong tuklas nating abilidad na nabago na nga. Subukan lang niyang gayahin at siya mismo ang mababago. Maraming pang ibinilin si Lola Puring sa kanyang mga kaanak. Wala siyang pinalagpas sa mga detalye. Paano mga kaanak ko? Maging handa kayo. Hihingi ako ng hudyat sa apo ko mula kay Rako. At anumang oras ay lulusob na tayo sa kabakungan. Tatapusin na natin ang lahi ng mga purong aswang di Adina! Sa kabilang dako, sa silid na tinutuluyan ni Narako at Lolo Ipeng sa bahay ni Namang Orlando, bandang hating gabi ay naalimpungatan si Rako dahil sa naramdaman niyang may hudyat na gustong iparating sa kanya ng kanyang mutya. Nagbangon siya at kinapa niya ng mariin ang kanyang mutya. Matapos siyang matanggap ang mga hudyat, ay kaagad na ginising ni Rako ang kanyang Lolo Ipeng pati na ang dalawa niyang impostor. Lolo Ipeng, gising! May kailangan tayong gawin. May hudyat na ipinarating sa akin ng mutya ko. Eh bakit? Anong ipinarating sa'yo ng mutya mo, apo? Eh sarap-sarap pa ng tulog ko eh. Nitong madaling araw daw eh, surpresang sasalakay ang mga aswang di Anino. Pati raw ang kanilang hari eh, sasama na sa pagsalakay. Ha? Nako, ano raw ang dapat natin gawin?
Kumanda ka, Lolo, at lalabas tayo. Ayon sa mutya ko, kailangan daw nating magpakalat ng mga bulaklak ng mahiwagang kong mutya sa iba't ibang sulok ng baryo-baryuhan natin. At para sa naman daw yung gagawin natin yan? Nakalimutan niyo na ba na kapag nagagis tayo ng isang butil ng bulaklak ng mutya kong tanglad eh, mapapalitaw nito mga aswang di anino? At kapag nangyari ito sa gabi o madilim pa, ay hindi na ulit sila makakabalik sa pagiging invisible. Sa ganung paraan eh, hindi na tayo mahihirapang kalabanin sila. Ay, oo nga pala po. Nako, ayos na ayos pala yun. O sige, tara na't magpakala na tayo ng mga bulaklak ng makapangyarihang mong botya. Pero teka nga pala po. Hindi ko nga pala pwedeng hawakan ng mga yan. Mapapaso ako. Lumingaling nga si Rako sa paligid ng kanyang silid. May kung anong hinahanap. Sakto namang may nakita siyang isang telang pula na nakasuksok sa gilid ng aparador ni na Mang Orlando. Agad kinuha yon ni Rako. Eto lo, telang pula, para hindi kayo mapaso ng mga mutyang bulaklak. Saka nakabutelya naman, Lolo eh. Hindi mo naman kailangan damputin ang mga bulaklak ng isa-isa. Pwede namang pabuhos na ikalat sa kung saan-saan. Saka tandaan mo pala, Lolo, huwag mong ibubuhos lahat ng laman ng botelyang ibibigay ko sa inyo. Magtira kayo ng kaunti para muling manganak at dumami kapag binalot niyo ulit yun ng telang pula. Ayaw, sige po. Tatandaan ko yan. Tsaka nga pala, Lolo, may dala ka bang pangontrang langis dyan? Napakapakapa naman si Lolo Ipeng sa kanyang pamulsahan. Ay dako, nalaglag pa yata yung ilang kong dalang botelya sa silong ng kubo natin na po. Bakit ba sana? Bilin kasi sa akin ng mutya ko na kailangan daw nating pahiran ng pangontrang langis ang hawak nating makapangyariang dahon ng tanglad eh. Kapag daw napahiran, kapag nakipaglaban na raw tayo sa mga aswang, ang dahon ay magmimistula raw talim ng kidlat na espada. Ay dako, astig naman pala po. Kung ganun eh, kailangan natin bumalik sa kubo natin para kumuha ng pangontrang langis. Siguro naman eh, wala na sa kubo natin ang impostor ni Pureng. Sige lo, balik tayo rin mamaya. Pero una muna, kailangan nating ipakalat ang mga bulaklak ng tanglad sa buong baryo-baryohan. Tuloy, alertoy na rin natin ang mga tao na maganda. Sabihan na rin natin tuloy sila tungkol sa epekto ng ipapakalat natin mga bulaklak ng tanglad. Nag-alok din ng tulong ang mga impostor ni Rako. Kaya naman ay hinati na lang nila sa apat ang laman ng dalawang botelya ng mga mutya ni Rako. Nang nasa labas na sila ay biglang may naalala si Rako. Muli niyang kinapa ang botelya ng mutya at nakisuyo ritong gusto niyang makausap ang kanyang mga magulang at kung maaari ay direkta na sa apo ni Lola Puring na si Leonida. At si Leonida nga ang ipinakausap sa kanya ng kanyang mutya. Ate Leonida, sabihan mo po si Lola Puring na sasalakay ang mga aswang sa baryo namin itong madaling araw. May nabanggit kasi sila sa amin dati ni Lolo Ipeng na may pinaplano siya eh. Inaasahan namin tutulong siya sa amin kaya ipinapalam ko ito sa kanya. Saka siya nga pala, ate, magpapakalat din kami ngayon ng mga bulaklak ng tanglad sa buong baryo, ha? Ito eh, para kapag sumalakay ang mga aswang di anino, ay malalantad kagad sila para hindi kami mahirapan sa pakikipaglaban sa kanila. Oras na malantad sila, ay hindi na ulit sila makakabalik sa pagiging invisible. Sumagot naman si Leonida na sige raw, ipapaalam raw niya yon lahat kay Lola Puring. Pero ayon dito'y may isa raw problema. Po? Anong problema, ate? May nangyari bang masama kay Lola Puring? Wala naman daw masamang nangyari kay Lola Puring. Ang totoo raw, dahil daw sa makapangyarihang daon ng tanglad na ibinigay niya rito, ay nabago raw ang kanyang kakayahan bilang hating aswang di anino. Nagiging invisible na raw siya, pero hindi siya nag-anyong aswang. Tapos daw ay naging maliksi ang kanyang kilos. Naituro raw niya sa kanilang mga kaanak ang ganong pagbabago at ganoon na raw silang lahat. Ang problema raw na nakikita ni Leonida ay yung baka pati raw ang kanyang lola at mga kaanak nila ay maapektuhan ang ipapakalat nilang mga bulaklak ng tanglad. Sandali, ate,
Diyan ka lang ha, at kukonsultahin ko lang saglit yung mutsa ko tungkol dyan. Agad tinanong ni Rako ang kanyang mutsa tungkol sa inaakalang problema ni Leonida. Matapos tumugon ng kanyang mutsa, ay sinabihan kaagad niya si Leonida. Ate Leonida, sabi ng mutsa ko hindi raw yun magiging problema. Hindi raw yun tatalab kay Lola Puring at sa mga kaanak nyo dahil ang mutsa ko rin naman daw ang dahilan ng pagbabago ng kanilang abilidad. Sa sinabi ni Rako ay natuwa si Leonida. Kaya naman ay agad-agad nitong ipinarating kay Lola Puring ang lahat ng sinabi ni Rako. At yun na nga, tuluyan nang lumabas si Rako, Lola Iping at ang dalawang impostor ni Rako para magpakalat ang mga bulaklak ng tanglad. Inalertuhan na rin nila ang mga tao kung kaya buong baryo ay halos gising na lahat. Matapos namang bumalik si Rako sa kubo nila Lolo Iping para kumuha ng pangontrang langis, ay agad dinanap ni Lolo Iping ang kanyang mga botelya ng langis. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ni isa siyang makita sa kanyang lagayan na munting baol malapit sa kanilang kusina. Naku apo, nawawala mga botelya ko ng langis sa pinagtataguan kong baol. Oh, paano pong nawawala? Baka naman po sa ibang lugar dito sa bahay nyo na ilipat. Eh kung saan-saan na nga ako naghanap apo eh. Pero wala talaga akong makita ni isang bote man lang. Sumagot ang isang impostor ni Rako. Ayon dito'y baka raw nakita ng impostor ni Lola Puring at itinapon ito o sinira ang mga yon. Naka, eh paano na ngayon yan? Dagdag pa sana yun sa kapangyarihan natin, apo. Nalungkot doon siyempre si Rako. Isa pa naman yun sa importanteng magpapalakas sa kanilang magagamit na sandatang dahon ng pandan. Pero maya-maya'y bigla ring nagliwanag ang mukha ni Rako nang may maalala siya. Ay, Lolo, di ba sabi nyo, baka nahulog nyo yung naibulsa nyo dati na ilang botelya ng langis? Sa silong, Lolo, baka nandun pa yung mga yun. Dali-dali silang nagsipasok sa silong ng kubo. At sa tuwa nga nila'y nandun pa rin nga ang dalawang botelya ng pangontrang langis. Sa wakas, mabuti naman at meron pa palang natira na magagamit natin. Kung hindi, paano na lang kaya? Pahira na natin lo ng langis ang makapangyarihan natin mga dahon ng pandan. Tapos ang mga matitira ay idilig na lang natin dito sa tanim nating pandan para matik na silang lalo pang maging makapangyarihan. Kukuha tayo tuloy para ipamundmund ulit sa mga kababaryo natin. Saktong magawa nila ang mga yoy, biglang sumiklab ang madagundong na komisyon sa labas. Paano'y nagdatingan na nga at nagsimula ng sumalakay ang mga aswang di Anino. Isa-isa ang mga itong nalantad dahil sa mga ipinakalat nilang mga bulaklak ng tanglad. Sobrang nakakatakot at pagkababangis ng kanilang mga itsura. Nagtutuluan pa ang kanilang malalakit na mga laway. Mga halatang gutom na rin sa dugo at lamang loob ng tao. Nagiyawan din ang mga kababaryo ni Rako. Narinig nila ang mga kalalakiang matapang na tinimbrihan ng iba. Dumanak ang matinding sagupaan. Naku apo, nandyan na mga aswang. Dalian natin apo. Kailangan mabigyan na natin ang bagong mga daon nitong ating mga kababaryo. Apurang lumabas si Rako, Lolo Iping at ang dalawang impostor ni Rako. Agad nilang pinagana ang kanilang proteksyong transparent na usok sa pamamagitan ng paikot na paghahampas-hampas ng hawak nilang makapangyarihang mga dahon. Matapos nito at pagbaling nila'y nakita nilang nagrarambulan na talaga ang buong baryo. Hampas dito, hampas doon ng mga kalalakihan ng hawak nilang mga dahon ng pandan. Bawat matama ang aswang ay umuusok ang kanilang mga katawan at paunti-unting nanghihina. Ngunit ang ibang aswang ay maliliksi at talagang pahirap ang talunin ng mga kababaryo nila. Sa puntong ito'y sumaklolo na si Rako. Tara na, Lolo Iping! Sumugod na tayo! Agisan na rin ninyo ng bagong mga dahon ng mga kababaryo natin! Dali na! Nagkanya-kanya na sila ng direksyon ng pagsugod. At yun na nga, nang nasa laban na sila'y
Doon na tuluyang gumana ang bisa ng panghampas nilang dahon ng tanglad na pinahiran nila ng pangontrang langis ni Lolo Ipeng. Ang mga ito'y nagbago ng anyo, humaba at naging parang kidlat na latigo. Lagot kayo kayo mga hinayupa kayo mga aswang kaya! Etong sa inyo! Tikman niyo ang bangis ng latigong bansya ng panda namin! Bawat matamaan ng latigong kidlat ay agad-agad nahahati ang katawan at agad na nasusunog hanggang sa maging abo. Marami kagad ang napatay nila ang mga aswang nang mahagisan na nila ng bago mga dahon ng panda ng kanilang mga kababaryo. Ngunit para namang hindi pa rin sila nauubos at patuloy na dumadami. Aba, bakit parang bigla na naman silang dumami, apo? Makakaya kaya nating ubusin ang mga ito buong magdamag? Hindi ko alam, Lolo. Pero mukhang wala pa ang tulong ni Lola Puring eh. Pero hanggat wala pa ay tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy, papakiramdaman ko na rin itong mutsa ko at baka may bago itong ituturo sa akin. Nagtuloy ang magulo at maingay na labanan. Ang ilan nilang matatandang kababaryo na napapagod ay umatras at sandaling nagtago sa kanilang mga bahay para makabawi. Ngunit lumalabas din ulit para ituloy ang pakikipaglaban. May ilang napupuruan sa kanila, kaya lalong tumindi ang galit nila sa mga aswang at lalo silang nagpursiging talunin silang lahat. Ngunit ang mga aswang ay lalo rin bumabangis habang nagpapatuloy ang laban. Ang nangyari, bawat kampo'y ayaw magpatalo. Tapang sa tapang, lakas sa lakas, kapangyarihan sa kapangyarihan ang naganap. Rako, apa! Wala pa bang hudyat ang mutsa mo? Aboy, napapagod na ako makipaglaban! Naku, wala pa naman, Lolo. Dumiretso na lang po kayo sa tabi namin ng mga impostor ko para maprotektahan na rin namin kayo. Dali, Lolo! Eh, apo ko, pinagkukumpulan pa ako eh. Sakla na! Dali-daling tinawag ni Rako ang kanyang mga impostor at dinaluhan nila si Lolo Ipeng na pinagtutulungan ng tatlong aswang. Etong sa inyo mga aswang kayo! Yeah! Saliksi ni Rako dahil na rin sa enerhiya ng kanyang mutsa, ay kay dali lang niyang nahampas ng latigong kidlat ang tatlong aswang na yon. Sa isang ngampas lang, ay tatlo kagad silang nahati ang mga katawan, nangasunog at naging mga abo. Pupuriin sana ni Lolo Ipeng ang apo. Ngunit bigla silang natigilan nang marinig nilang biglang malakas na nagsiatungalan ng mga aswang sa paligid. Pagbaling nila'y gulat na gulat sila nang mapansing isa-isa silang nahati ang mga katawan kasabay ng paggupit ng parang mga kidlat na parang may di nakikita mga nilalang na umaatake sa kanila. Sumunod ay isa-isa rin nangasunog ang mga napuruhang aswang hanggang sa maging mga abo. Aba, anong nangyari apo? Bakit bigla-bigla na lang silang nahati ang mga katawan? Saan nanggagaling ang mga parang kidlat na gumuguhit sa ere kung saan-saan? Biglang may sumagot na tinig sa mga tanong ni Lolo Ipeng. Ka Ipeng, ako ito si Puring. Ako at ang mga kasama kong mga kaanak ko ang umaatake sa mga aswang. Ha? Ikaw ba talaga yung Puring? Pero bakit hindi kita nakikita? Saka ko na ipapaliwanag ang lahat, Ka Ipeng. Ang importante ngayon ay maubos natin ang mga aswang na ito. Panahon na para tuldukan natin ang kanilang pagsalakay dito sa kabakungan. At nang sa ganun eh, makamit na rin ang apo ko. At nang iba pa nilang nabiktima, ang hustisyang noong panila ay sinisigaw. Tama po rin. Nako, mabuti naman at dumating na rin kayo. Talagang kanina pa kami napapagod makipaglaban eh. Maya-maya'y naalerto sila nang biglang makarinig sila ng malakas at nakakatakot na pag-atungal na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kasunod nito'y ang parang pag-uga mismo ng lupa kasabay ang mga yabag na parang may naglalakad na higante. Napalinga-linga sila Rako sa paligid. At ngayon'y namataan nila na sa di kalayuan ang paparating na isang pagkalaki-laki, pagkapangit-pangit at sobrang nakakatakot na aswang di anino. Yun ay ang nagsanib puwersang mga katawan ng hari at rey ng aswang na sina Azardo at Arowena. Singlaki nito ang superhero na si Hulk.
Ang diferensya lang ay kulay pula ang kulay nito na parabang naligo sa malapot na dugo. Nanang ko pa, anong klaseng aswang yan? Pagka laki-laki naman yan, makakaya ba natin yan, Rako, apa? Hindi ko alam, Lolo. Pero umanda kayo. Kailangan natin pagtulungan yan. Yan na siguro ang hari ng mga aswang. Nagkakamali ka, iho. Hindi yan isang katawan lang. Ngayon ko lang ito nasaksihan. Pero yan ay sanipwersa ng hari at rey ng aswang. Ang ikinatatakot ko pa, dahil yung rey na pala ay may kakayahang mangopya ng pagkatao ng iba. Baka gamitin din niya yon para mangopya at maging singlaki tulad nila. Sa sinabing yon ni Lola Puring, ay talagang natakot si Narako at Lolo Ipeng. Sus ko pa, paano na yan na po? Pakiramdaman mo nga ulit yung mutsamo at baka may pangontra yung inuutos sa'yo laban sa malahiganting nilalang na yan. Kaso Lolo, walang udyat sa akin ang mutsako eh. Siguro eh, kakayanin natin yan Lolo. Hindi lang naman sa laki ang basihan eh. Kailangan lang eh, magtulong-tulong tayo at kailangan lang gumawa tayo ng magandang plano ng pag-atake. Tama ka, iho. Kaya humanda na kayo. Humanda tayo. Tsempuhan na lang at alalayan sa isa't isa. Talasan din ang isip para maisa natin sila. Ngunit napansin nilang may kung anong isinenyas ang malahiganting aswang sa ere. Kasunod nito'y may kung anong kakaibang mga atungal na naman silang narinig. Bigla na lang nagkikisay si Lolo Ipeng na ipinagtaka ni Narako at Lola Puring. Lo, anong nangyayari sa'yo? Diyos ka, anong nangyayari kay Kaipeng Rako? Sumunod ay nag-iyawan at nag-iyakan ng mga tao. Paano'y napansin nilang yung mga dating nasugatan at nakalmot na mga aswang nilang mga kababaryo ay naging mga aswang na rin at agad bumaling ng sugot ang mga ito sa kanila. Diyos ko Rako, lumayo ka kay Kaipeng. Tingnan mo, ang mga dating nakalmot na mga aswang na kababaryo mo eh naging mga aswang na rin. Mukhang magiging aswang na rin si Kaipeng. Hindi makapaniwala si Rako sa kanyang nasasaksihan. Lalo na nambalingan niya si Kaipeng na unti-unti nangang nagbabago ang itsura tungo sa pagiging isang mabangis na aswang. Hindi! Hindi maaari ito! Lolo Ipeng ko! Hindi! Lalapitan sana ni Rako si Lolo Ipeng para yakapin pero pinigilan siya ng kanyang mga impostor at inilayo siya sa mga ito. Pasensya na, Rako, iho. Pero kailangan na rin nating tapusin si Kaipeng. Kinalaban ni Lola Puring ang nag-uulol ng naging aswang na si Lolo Ipeng. Nang makita naman ni Rako ang nangyari ay galit siyang nagwala at nagpumilit makawala sa mahigpit na pagpigil sa kanya ng dalawa niyang impostor. Lolo Puring, wag! Wag mong patihin si Lolo! Wag! Ngunit huli na ang lahat. Nahampas na ni Lola Puring ang katawan ni Lolo Ipeng nang hawak niyang latigong kidlat. Agad na nahati sa dalawa ang katawan ni Lolo Ipeng. Samantala, bago pa man bumagsak sa lupa ang nahating katawan ni Lolo Ipeng at magsimulang masunog, ay may kakaibang ibinulong kay Rako ang isa niyang impostor. Ang ibinulong nito ay pagpapaalam. At matapos ito'y bigla na lang itong nawalang parambula. At tuluyan na ngang nasunog at naging apo ang katawan ni Lolo Ipeng. Ganun na lang ang naging pagagulgol kapwa ni Narako, ni Lola Puring at ang natitirang impostor ni Rako. Lolo Ipeng ko! Lolo Ipeng! Sa gitna ng napakasakit na pag-atungal ng iyak na iyon ni Rako, ay sumabay naman ang parang nananadyang nakakainis na halakhak ng higanteng aswang. Ang kawawang bata! Susunod ka na bata! Dahil sa pagtawang yon ng higanteng aswang, ay biglang natigil sa pag-atungal si Rako. Galit na tinitigan niya ang higanteng aswang. Demonyo kang aswang ka! Ngayon ay magtutuos tayo! Susugod na sana si Rako pero pinigilan muna siya nang di nakikitang kamay ni Lola Puring. Huminaon ka muna, iho. Huwag kang padalos-dalos. Hindi magandang magpadala sa labis na galit o lungkot. Hintayin muna natin yung higanting yan ang magpasimula ng pagsugot. Sigurado kong may ilalabas pa yan.
Hayaan nating ilabas muna niya kumbaga ang lahat ng alas niya bago natin siya sabay-sabay na sugurin. Napupuyos talaga ang galit ni Rako, anupat nanginginig ang buo niyang katawan. Ngunit nakinig siya sa payo ni Lola Puring. Kaya naman ay sunod-sunod siyang huminga ng malalim. Yun din naman ang itinuro sa kanya dati ng kanyang Lolo Ipeng para kumalma siya at para makapag-isip siya ng malinaw. Patuloy pa rin naman ang labanan sa pagitan ng natitira pang mga aswang. Ng mga kababaryo nilang naging mga aswang at ng mga kababaryo nilang mismo at ng di nakikitang mga kaanak ni Lola Puring. Nahirapan din talaga silang kalabanin at patayin ang mga kababaryo nilang naging mga aswang. Nag-iyakan talaga sila pagkatapos. Nang unti-unti nang nauubos sa mga aswang, ay sumali na sa laban ng higanting aswang. Dahil sa kakayahan ng reyna ng aswang na nakasanib nga sa katawan ng higanting aswang, ay kinopya nito ang sariling higanting katawan nito. Bunga nito ay naging dalawa ang higanting aswang. Mabilis na sinugod ng mga ito ang mga taga-baryo. Pinagtulungan hampasin ng mga taga-baryo ang dalawang higante gamit ang makapangyarihan nilang mga latigong kidlat. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito tumatalab. Nabahala si Lola Puring nang masaksihan ang nangyari. Diyos ka, bakit hindi tumatalab ang latigong kidlat sa dalawang higanteng yon? Mukhang dihado tayo rito, Rako. Ano na lang ang gagawin natin? Sinubukang kapain ni Rako ang taglay niyang mutya at tinangka niya itong konsultahin. Ngunit kahit anong kapa niya at pagramdam dito, ay niwala itong hudyat na ipinararating. Bakit kaya ayaw nang magbigay sa akin ng hudyat itong mutya ko, Lola Puring? Baka kaya na natin ito. Kailangan lang siguro ay mag-isip tayo ng magandang paraan. Maya-maya'y napabaling si Rako sa kanyang impostor. Teka pala, bakit mag-isa ka na lang? Nasaan yung isa? Sumagot ang natitirang isang impostor ni Rako. Wika nito'y nagpaalam na nga sa kanila ang isa. Bumulong ito kay Rako kanina. Bakit? Saan siya nagpunta? Ayon sa impostor ni Rako, hindi raw nito masabi kung saan ito napunta. Hindi raw ba niya ito naramdaman na talagang wala na ito? Pinakiramdaman naman ni Rako kung nasaan ang isa. Ngunit noon lang niya napagtanto na wala na nga talaga ang presensya nito o kahit ang enerhiya nito. Ano nangyari yun na hindi ko namamalayan? Baka dahil sa pag-iyak mo kanina, iho. Pero huwag mo na munang isipin yon. Itong isa pang natitira ang pagtuunan mo muna ng pansin. Sumang-ayon doon si Rako. Kaya naman ay binalingan agad niya ang natitira niyang impostor. Ganito, pwede mang gayahin mo ang malayganting laki ng isang yon, pa, pero ikaw ay nasa anyo pa rin ang katawan at katauhan ko? Tumutango ang impostor ni Rako. Saka wika nito, ang totoo raw, bago nagpaalam ang isa niyang impostor, ay isinalin ang kakayahan nito sa kanya. Kaya naman ay posibleng ang gustong mangyari ni Rako. Napapitik sa hangin si Rako. Ayos! Ganun na lang ang gawin natin. Tapos ay tapatan mo ang dalawang higanting yon. Sigurado kung pati ang hawak mong latigong kidlat ay lalaki rin. Sa ganung paraan, tsak na tatalab din sa dalawang higanting yan ang bisa ng latigong kidlat. Muling tumangtango ang impostor ni Rako. Pero bago ito kumilos, ay may sinabi pa ito. Pwede naman daw nitong isanib ang katauhan nito kay Rako mismo sa oras na maging malahiganti na rin siya. Yun ay kung papayag siya. Kaya lang daw, pagkatapos daw noon, ay mawawala na ang kakayahan niyang manggaya uli ng katauhan ng iba. Matamang pinag-isipan yon ni Rako. At nang mapansin niyang isa-isa nang ipinagyahagisa ng dalawang higanting aswang ang mga kababaryo niya na parang mga laruan lang, ay nakapagdesisyon na siya. Sige, ganun na lang. Okay lang na mawala ng kakayahan kong yon pagkatapos. Ang malagay, matalo natin ngayong gabi mismo ang mga hinayupak na mga aswang na yan. Sa wakas ay ganun na nga ang nangyari. Ginaya ng impostor ni Rako ang malahiganting katawan ng mga kalabang higanting aswang. Pagkaraan ay isinanib nito si Rako sa katauhan nito. Naging malahigante si Rako.
Nagulat naman ang dalawang higanteng pinagsamang hari at rey ng aswang nang mamataan nila ang naging singlaki nilang si Rako. Binalingan agad ng mga ito si Rako. At naging katulad namin, bata! Pwes, hindi mo pa rin kami matatalo! Walang sabi-sabi, sabay na sinugod si Rako ng dalawang higanteng aswang. Sumiklab ang madagundong na labanan. Talagang parang lumilindol sa paligid. Naghihiyawan ang mga taong baryo habang hindi malaman kung saan sila magsisipagtago para hindi sila madaganan ng nangyayaring matinding labanan. Sina Lola po rin naman at kanyang mga kaanak dahil hindi naman sila nakikita ay pasingit-singit na pinatatamaan pa rin ng kanilang mga latigong kidlat ang mga binti ng dalawang malahiganting aswang. Kahit sa parang ito, nagagawa nilang bawasan ang konsentrasyon ng mga ito sa pakikipaglaban kay Rako. Talagang napakatindi ng labanan anupat nagtagal din ito ng ilang oras. Hanggang sa bigla na lamang mapatumba si Rako. Sinigawan siya ni Lola Puring. Bago na nga, Draco! Dali! Isipin mo si Lolo Iping mo! Para sa kanyang laban mong ito! Hindi ka pwedeng matalo! Sukat doon ay talagang nag-apoy ang galit ni Rako. Ngunit para kay Lolo Iping ay kukontrolin pa rin niya ang kanyang galit. Idadagdag na lamang niya ito sa kanyang lakas. Kaya naman ay mahikit niyang hinawakan ang latigo niyang kidlat. Nakikislutan ang mga litid niya sa panga. Mabilis siyang muling bumangon at hinarap ang dalawang higanteng aswang. Sinenyasampan niya ang mga ito na sumugod. At nang iinis namang nakangising nagsisugod ang mga ito. Para kay Lolo Iping, katapusan niyo na! Dalawang magkasunod na ampas ang ipinatama ni Rako sa dalawang halimaw na malahiganting mga aswang. Singbilis ng kidlat ang ikinilos niyang yon, kaya hindi nagawang makailag ang mga ito. Nang bumagsak sa lupa ang dalawang higanting aswang, ay hati na sa dalawa ang mga ito. Mabilis na nasunog ang mga ito at naging abo. Ang sumunod ay naghiyawan ang buong baryo nang sa ganung paraan ay natapos ang matinding pakikipaglaban sa lahi ng mga aswang di Anino. At sumapit ang kinaumagahan, hindi iniwanan ni Lola Puring si Rako sa kubo nila ni Lolo Iping. Dahil halos hindi na matigil ang pag-ihak ni Rako dahil sa sobrang namiss niya ang kanyang Lolo Iping. Ang Lolo Iping ko, Lola Puring, hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Hinahayaan lang ni Lola Puring na umiyak ng umiyak si Rako habang payukong nakaupo sa ibabaw ng katre nito. Walang ano-ano ay gulat na napabaling si Lola Puring sa isang banda ng silid nang mapansin niyang may ibang tao na pala silang kasama. Sinenyasan si Lola Puring ng taong yon na huwag maingay. Makaraan ay nakipagpalitan ito ng pwesto. Ito naman ang maingat na tumabi kay Rako. Marahang inihiling nito ang ulo ni Rako sa balikat nito. Lola Puring, ang Lolo Iping po. Alam niyo, parang gusto ko na rin mamatay, Lola. Apo, tahan na. Hindi naman ako nawala eh. Biglang napaangat ng ulo si Rako nang marinig niya ang tinig ni Lolo Iping. Ha? Lolo Iping? Ikaw ba yan? Tumungtango si Lolo Iping. Buhay ako, apo. Buhay na buhay. Sa labis na tuwa ni Rako ay mahigpit niyang nayakap ang kanyang Lolo Iping sa kasunod-sunod na pinaghahalikan sa pisngi. Kung paano nabuhay si Lolo Iping ay kagagawa niyo ng isang impostor ni Rako. Noon pa man ay nararamdaman na nito kay Lolo Iping na magiging aswang ito bandang huli dahil sa nakakahawang kalmot ng aswang di Anino. Kaya naman, ang ginawa nito'y bago noon tuluyang mamatay ang katawan ni Lolo Iping nang hatawin ni Lola Puring ng latigong kidlat, ay agad nitong ipinalit ang katauhan nito. Ito sa halip ang nawala at si Lolo Iping naman ay pansamantalang naging invisible habang wala pang malay. Doon sa kubo ito dinala ng kapangyarihan ng impostor ni Rako. Yun pala ang dahilan kung bakit bigla na lang itong nagpaalam dati kay Rako. Wakas.